Ayan, hello, hello everyone. Kamusta, kamusta ang lahat? Kaga ni Lumar. Proud ba kayo na presidente niyo ay banga? Ah, Lomar, Lomar, Lomar. Manood ka rito, Lomar, dahil susunugin natin yung mga pinagsasabi mong banga. Isikin lang yan, Lomar. Teka, sandali. Lomar. Oh, Lomar. Ayan, shout out Obito Uchiha. Ayan, taga Naruto pala tayo rito. Ayan, salamat, salamat sa pagkuan. Subscribe. Ayan, shout out sa lahat. Happy Tuesday morning. Kamusta, kamusta? Naway lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kasama na si Lomar Crisostomo. Ayan, nagigising ang musta na ngayon, parang nadalong nadadagdagan yung mga nagigising. Ang mga Duterte ay tuluyan ng mawala sa political world. Ayan, shoutout mo tayo ha. Shoutout sa lahat. Ayan, dito na naman ako po yung likod si Trunks, no? Dito po kayo sa aking channel, yung Trunks Reacts channel. Andito naman po ako para magbigay sa inyo, no? Bigyan kayo ng sakit ng ulo, pasiksikipin ang dibdib, at magtataasin yung blood pressure. Pero ngayong gabi ay kabaliktaran, no? Dito tayo ngayon para bigyan kayo ng medyo magandang balita. So, hindi paninikip ng dibdib, kundi baka ito ay magiging kaluwagan ng inyong dibdib. Dito na, si game over itong mga pinalabas ni Maharlika. Pero kanina, naglabas na naman ulit siya ng panibago yata na mga dokumento. Ewan ko. Tingnan natin kung hanggang kay saan nila dadalhin yung mga pinagsasabi nila tungkol kay PBBM, yung mga bangag-bangag niya. Oh, Lomar, yung video, wala pa rin. Mantay na namin, ha? Ayan, shoutout muna dyan kay Techie Man. Shoutout brother. Yan kay Lola Marquez Sostomo na ating number one basher ngayon. Maaga pa sa atin. Kay Tita Rina, shoutout. And of course, kay Tita Liwayway Castillo. Shoutout sa iyo. Tita Jean Jaggers, good evening. Kira, magandang umaga. Of course, yung bago nating kasama dito, si Obito Uchiha. Yan, may mga Sharingan. Sharingan user. Binisita tayo mga Sharingan user. Ayan, Tita Charlene Kim. Ayan, OBM. Ano yun sa iyo? Good morning dyan from South Korea. Ayan, kay Saint Benedict. Shout out. Of course, nandiyan na rin si Tita Tessa Sanchez. Good afternoon, Tita Tessa. I hope you're feeling okay now. Oo. Sino pa? Tita Shella May. Hello. Mahina ba yung audio ko? Ayan. Hello. Wala, malakas na yan eh. Pinakamalakas na yung audio ko. O ngayon, mahina pa rin yung audio? Mahina pa rin ba yung audio? Tingnan ko muna ha. Ayan, shout out. Pakicheck nga kung okay na yung audio. Malakas na ba yung audio? Loud and clear. Ayan, maraming salamat, Tita Tessa. At Tita Shella May. Ayan, shout out. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna lahat yan sa aking mga mother team, yung Big Kiss Dangal Pinoy, BDP. Shout out. Shout out sa mga titas ko sa Kabunsuan, Migs Community, yung Solid Migs Molino Team, shout out sa inyo. Ayan. Oo, nung tinignan ko dun sa settings, nagbumabalik sa pukan. Ayan. Shout out din doon sa aking mga ka-MSMA, ka-loyals, ang panig mga ngayon ng mundo. Ayan, tuloy lang suporta. Salamat sa pagsuporta ninyo sa Marcos Social Media Alliance, sa MSMA, tuloy-tuloy lang pagsuporta. No, sa Bagti Channel, Bagong Pilipinas.
Balat Boy Mandirigma, Spokeshare Channel, and of course, sa ating nag-iisang prinsesa, si Tita Kark Leia. Puro pang pa-high blood kasi yung mga topic mo, sir. Eh, political man, Tita Tisa Sanchez, yung ating kwan dito. Ano man, wala man tayo matopic dito na hindi pang pa-high blood. Alam mo naman kung bakit na yun nandito. Oo. Tita Tisa talaga. Oo. Well, hindi na tayo magiging political vlogger nito kung puro kwan natin ay Bible study. Mag-Bible study tayo, eh wala na tong. Anyway, no? Eh, ganyan talaga. So, pag dito tayo sa political vlogging, no, hindi talaga maiwasan yan. No? Mapapalaban talaga tayo kasi kailangan nating i-debunk yung mga naninira. And, yes, we are here to protect PBBM and the government, no, para sa mga naninira. So, wala tayong magagawa. We have to do that, no. Eh, kung hindi kaya, eh, wala. Lipat na lang muna sa ibang channel. Yun na lang talaga kaya ma-advise ko, no. Pag hindi kaya ng puso, ng dibdib, wala akong ibang may advice doon, kundi lipat na lang muna ng channel, hanap ng ibang channel na medyo hindi kayo tataas yung blipi talaga. No, kasi ito yung MSMA, eh ganito talaga yan. No, we have to fight. No. Yan, BookBabs TV, shout out. Good morning sa iyo. Hey, Tita, ay kay Obito Ochia, Ilonggo po kayo, Sir Troy. Yes, abo. sino gusto mo nating i-topic? Si, hindi naman natin pwede i-topic si Bagtit. Oo, eh minsan kailangan natin sila i-topic talaga. No? Ay, minsan-minsan nga, nagtatopic tayo ng mga kakampi, but no, we have to. Eh, wala naman tayo, hindi naman natin pwede i-topic yung mga kakampi natin. Parehas lang tayo nang sasabihin noon. Oh, Tita Rebecca, bago to ah. Parang matagal ko na tong hindi nakikita dito si Tita Rebecca Lunar. Naligaw ka, Tita Rebecca Lunar. Kamusta ka na? Kamusta? How are you? Dapat si Badong at Tita Tessa yung kwan ko ngayon. Hindi pa nga natin nabakwan si Kwan, si Banat Bay, dyan si Marlica. Oo, yan ang talaga, Tita Tessa, no? Pag hindi kaya, no? Or kwan na lang, manikinig na lang, huwag nyo na lang panoorin yung video, no? Ah, Bacolod. Rojas City naman ako, Ubito, from Rojas City. Maraming taga Bacolod dyan. No? Maraming dyan taga Bacolod. Hindi pala si Tita Kaklia, pero taga Kwan pala yun, taga Negros Oriental pala yun. Umpisa na natin. Konti pa. Tulog pa yata yung iba. Nagtok ako. May pasok pa kasi bukas. Ay, nakakuan pa pala si Banat Boy. Naka-live pa pala. Sige lang. Kuan muna tayo rito habang naka-live pa pala si Banat Boy. Late na rin yata nag-start si Banat Boy. Di mo lang ako nakikita pero nga logi ako sa iyo, Tita Rebecca. Oo, hindi ka nagpapapansin, hindi ka pa nagpaparamdam diyan. Eh ako nakikita mo, logi ako sa iyo. But anyway, Tita Rebecca, welcome back, na miss rin kita. Sabi ko tagal-tagal niyo nang hindi, sabi ko hindi na rin kayo nagpaparamdam. Sabi ko baka hindi na nanonood yun. Tama po yan, dapat may taga-bara diyan kay Maharlika kasi makapang-akit pa yan.
Well, marami pa rin nanonood sa kanya. But anyway, we will just be here to no stop them from spreading those fake news. No? Hindi naman tayo rito, nandito para pag-awayin, makipag-away lagi sa kanila. But yung mga pinagagawa lang naman nila yung ating habol. Wala pa yung mga calling-calling. Eh, nakakuan pa yata. Nandun pa yata kay Banat Boy, Tita Tessa, naka-live pa. Pagkatapos ni Banat Boy, maglilipat na din dito mga siguro. Oo. Oh, maraming issue na rin naglabasan ulit, no? Yung kay Kibuloy, hindi pa rin natatapos, wala pa rin kahuli-hulihan. Kasawa ni kay Kibuloy, dapat mahuli na yun. Pinag-iwasan na lang yung batas. Ang yabang-yabang dati, sabihin, ay, isampahan mo kami ng kaso sa kurte, harapin namin. Ngayon, wala na. Nagtago. Natakot sa warrant of arrest. Nako, may bera na naman dito ang pabanat, no? Kibuloy, labas na dyan. Ano pinantay mo? Oo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Akin ka na lang. Wala nang higit pa sa iyo. Nagtago na yun, dinaig pa ang pako, tinago pati ulo. Abay, katakot-takot na na, ano yun? Kadami-dami na supporters na natatakot, tsaka bakit natatakot, no? May kuha naman yun, may, ano yun, may, pwede ka namang magpiansa? Diba? May, billable naman yung kuha, eh. Tita Kualas, hello, hello, hello! Ayan, good morning sa'yo dyan, Tita Kualas Dimos! Pwede naman siya magpiansa kasi bailable naman yung yung kaso niya noon, yung sa Davao, bailable yun. Kasi child ko na naman, parang abuse. So, yun lang kasi yung makapag nahuli siya, biglang ilalabas yung warrant doon sa kuha niya, sa ano yun, yung sa Pasig. Sa Pasig kasi yun yung mahirap kasi yun yung parang hindi yata bailable. Si tatang nila. Hindi na naman nagpaparamdam si Dwi Tatay Diggs, ah. Anyari.
Hello, hello, Tita Marianne Suzuki, my loves, my loves, my loves. Good morning sa'yo dyan. Ohayo gozaimasta. Kamusta ka? Can you imagine isang pastor na mag-mugshot ka? Kahiya yun. Ginawa niya yun. Tsaka mugshot pa lang yun. Hindi naman yun kwan, no? Pag na-dismiss naman o hindi naman siya na hatulan sa korte, pag acquitted naman siya, di ba? O si Dilimang, asinador yun. Eh. O, siya nga pastor lang. Pastor nga lang siya. Hiya-hiya siya. No? Ikipastor ka dyan, presidente o senador, no? Pantay-pantay dapat yan. Or kung si... wala, metro aid ka lang diyan, karpintero, di ba? Pag pastor na hindi pwede mga mag-shot. Wala na kwantita, Tita Rebecca no, na ampaw. parang hindi natuli pala yan si Pastor Kibuloy. Hanggang diyan lang pala yung kaya ni Pastor Kibs, no? Yung mga mahilig kasi kayong mag yung mga kwan yung mga yung hindi naman kailangan mag magsumpa kayo sa korte, haharapin namin, ayan na meron na sa korte, hindi mo nila hinarap. Patakot. Late na nga eh, lagi ka namang late, Tita Marian. Pag late, kung hindi ka late, aga mo namang aalis, iniiwan mo kami rito. O, oh, diba? Tsaka, ginawa mo yan, diba? Kung wala siyang kasalanan, di pa kaya niyang harapin yan, no? Taas noo yung mga nag-aakusa sa kanya. Kaso, mabigat yan, Kibs, kasi dati mo mga trabahador yan. Paano mo ikwan yan ngayon? Eh, trabahador mo yan dati. Tapos, appointed son of God ka? Takot kang makulong? Ano yun? Parang ganito lang yun? Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo. Hindi naman ni Kibuloy, may ibang taro sa iyong buhay, hindi ako natakot mo. Nakita niyo yun? O isa pa? Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo. Hindi naman ni Kibuloy, may ibang taro sa iyong buhay, hindi ako natakot mo. Natalo nga daw niya sa away sa laban si Lucifer. Ngayon warrant of arrest lang. Atakbo at ulin. Atago ako iba. Ano ba yan, Kibs? Oh, kala ko talo mo si Lucifer. Asaan? Oh. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo. Hindi naman ni Kibuloy, may ibang taro sa iyong buhay, hindi ako natakot mo. Pakyo! Yan si Pakyo. Hi, Tita Golda! Hello, hello! Hello, hello everyone. Tita May, good morning, good morning. Ayan. Ay, kamusta dyan, Tita Sheila May sa kabunsuan? Tahimik na ba dyan sa kabunsuan sa mixed community, Tita Sheila May? Ay, sa last week, kuha na malapit na pala yung, kuha na yung Singapore meet and greet, ha? Yan, sa mga taga-Singapore dyan, malapit yun ang makasama si Migs Molino. Kaya,
ilang tulog na lang, no? Ayan. So sa mga pupunta, no? Yan, enjoy lang ang show. Tapos sa 12 yata at 13 meron yatang concert si Migs Molino sa Music Museum kasama si Chris Lawrence, no? Sa mga pupunta doon, sa mga manunood sa Music Museum ba 'yon o sa The Library. Hindi ko lang makakuan, no, malala kung saan yung venue, no? So kayo na lang bahala magtanong na lang kayo diyan sa mga kwan, sa mga nandiyan sa kabunsuan o sa Migs community. Tapos yata may pinaplano yata silang meet and greet sa Dubai, no? Sa October yata 'yon if I'm not mistaken. Meet and greet ni Migs Molino sa Dubai. So sa mga taga Dubai diyan tsaka Abu Dhabi na mga Migs community, no? Abang-abang, no? Malapit na. Ilang buwan na lang. Ayan. Ayan, Mr. J, good morning, good morning. Ayan, dyan na rin si Tita Golda. Hello, hello, Tita Golda. Andyan na rin si Tita Cheryl Santa Maria. Shout out, shout out. No? Okay na yan, pwede tayong umpisa. No? Marami na to. Kwan ko lang dito kasi nga, ito yung pang kwan ba? Pang huling pako doon sa kay Maharlika na nilabas na, no? Eh, dinibank ng dinibank natin itong nilabas na document ni Maharlika, no? Na ito daw ay dokumento galing PIDEA. Hindi naman siya ipapako, magpapaliwan. Ay nga, tsaka Obito, may kwa naman eh. Pwede siyang sumuko, tapos magpiansa. Oo, sa December, sa Italy naman, my loves. Naku, mahal-mahal yung sa Italy, Diyos ko. Oh, mahal-mahal itong sa Italy. So, yung mga taga-Italy dyan, no? Ayan, mag-abang-abang kayo, December. Ayan, sa mga taga-Europe, no? Kita-kits kayo dyan sa meet and greet. Ayan, Tita Ilocana 65, shout out. Oh, so, kung sino yung mga gustong pumunta sa Italy, no? Dapat mga 4 or 3 months before kung mag-apply na kayo ng visa. Kung may budget kayo, no, mag-apply na kayo ng visa, mataas na malaki-laking gastusin 'yan. Ticket pa lang dapat makakuha na kayo agad advance, no? Kasi dapat mga 3 minimum 3 months advance, no? Kasi pag mga medyo pumasok ka na sa 2 months, mahal na 'yung ticket diyan. Tapos December pa. Nako, bakasyon yan. Bakit December, Tita Mary Ann Suzuki? Eh, mahal na mahal ang mahal ng ticket pag December. Diyos ko, good luck pag December. Nako. November, December, sobrang mahal ng ticket. Halos doble yung presyo. Anyway, kung sino man mag-sponsor, kung kaya naman, walang problema. Eh tayo, kailan mag-meet and greet, my loves? Punta ka rito sa UK, meet and greet kita. Ako hindi pa ako sigurado, no? I am still trying to kwan pa, no? Kina-catch up ko pa yung mga bills ko, yung mga bayarin. So, kailangan ko munang ayusin to. Pag once na medyo clear na yung cards ko, credit cards ko na bayang mga bayaran, baka uwi ako ng Pilipinas. So, I'm hopefully September, no? Para mag-birthday yung aking anak. Hopefully. No, kasi pag nagbakasyon, kailangan iplano mo rin eh. No, hindi lang yung pwedeng kun. Kasi dito sa amin, pinaka-importante dito is dapat mga 6 months advance makakuha ka na ng ticket. Or else you will be spending a lot of money. No? Eh, sa ticket pa lang, doon na lang mapupunta yung pangbakasyon mo. Pagdating mo sa Pilipinas, wala ka ng panggastos. Umuwi ka pa. Nakakasawa na yung kibs na yan, ginawa. Kasalanan ginawa. Naku, ano pa kailan? Eh, lahat naman kasi ng mga kamalasan na dumarating sa kanila, sinisisi nila kay PBBM tsaka kay First Lady Lisa. Ay kasi sila nung panahon ni Duterte o ngayon. Tapos na yung panahon ni Duterte, no, ng puon niyo. Oh. 'Di ba? Alam niyo ba yung kay Kwan, kay Kibs,
No, muntik na yang mabawi yung lupa niya, yung prayer mountain niya. Sinampahan na yan siya ng kaso ng DENR yata yun. ADAR, Department of Agrarian Reform. Kasi kinonvert niya yung mga farmland into sa prayer mountain niya. Sinong umayos ng kaso niya? Sino ang naglakad ng kaso niya? Si Duterte. Oh, meron yan dyan, may statement siya dyan, may interview siya dyan, sinabi niya na si Duterte ang naglalakad ng kaso niya, no? Yung mga lupa niya, si Duterte lahat. Oh, di ba? Tapos na yung panahon ni Duterte niyo, ni Tandang Tungkod. Oh, paano yan? Di ba? Oh. Okay, umpisa na natin para matapos tayo kaagad. No, kasi medyo late na rin dito sa akin, mag-alas 10:30 na. Anong oras na naman ako matapos ito mamaya? Diyos ko. Ay, bakit ko dun? There's a chance you will be there. Dito ipapakita rito, no. Dito kayo nang bahala magkuha nito, ha. Ito final kuha na to ni kung paano talaga dito na natin tuldukan itong mga kalokohan, no. Kalokohan ni Kwan, ni Maharlika. Ayan. Partner, balik ulit tayo doon sa binabanggit mo nga ang PDEA report, yes, na ito pala ay inilabas noong 2012 pa. Hindi, partner. Dito sinasabing nilabas. Late lang yan, 2012. Sorry. Ito. Oh, yeah. Alright. Paki-press 1 muna kung okay yung audio sa inyo. Tsaka shoutout na rin kay Attorney Claire. Attorney Claire, pahiram ulit ng inyong video, ha. Oh, wag mo po ako copyright, ha. Maganda kasi rito kay Attorney Claire kasi very very accurate, very very clear pag nagpaliwanag. No, madaling maintindihan. Very very kwan talaga magpaliwanag si Attorney Claire, no. Tsaka hindi lang basta-basta paliwanag si Attorney Claire, no. May kwan talaga yung bawat paliwanag niya. Ah. Ayan. Active na active si Tita Rebecca doon. Dapat dito ka lagi, Tita Rebecca. No? Dito, kuha tayo rito. Oh, yung mga taga kabunsuan dyan, lipat na kayo rito. Walang stress. Yung mga taga Marcos, mga Marcos loyalist dyan, supporter na mga kabunsuan, lipat na kayo dito sa akin. No? Bawas-bawas stress. No? Oh, naka-live pa rin. Ah, may sino yung special guest niya? Ah, sige lang. Alanganin na rin. Kung mag-start ako ng late, wala na, lugi ako. May work ako bukas. Hindi na rin ako makapag-start ng kwan. Sige lang, okay lang yun. Iba naman yata yung content ni Idol Balat Boy. Oo. Ay, Tita Arsenia Sotero, shout out. Buonasera, grazie, Tita Arsenia. Ayan. Okay na, press 1. Okay na. Nakakuha na. Clear na sa kanila. Ah, smooth discussion lang. Ah, okay yun. Basta open forum. Okay yun. Nakatulog kasi ako. Nahiga ako rito. Nanood ako ng yung Korean telenovela. Yung, hindi naman bago to. Luma na to. Yung Empress Ki. Nakatulugan ko, nagising ako, sabi ko, uy, pa-con ako, pa-start na ako. Anyway, ito na, umpisa natin dito. Alright! Shoutout kay Attorney Claire Castro. Balik ulit tayo doon sa binabanggit. At siya kay brother, kay Sir Rod Marcelino. Ayan. Lagi rin akong nanonood sa kanila, no? Kasi mga kanya sila, yung mga magaling mag-himay-himay.
ito pala ay inilabas noong 2012 pa. The partner, dito sinasabi nilabas. Date lang yan, 2012. Sorry, date 2012. Kasi yan ay pinabulaanan ng PDEA. Sinabi ng PDEA na wala silang report. Na ganun. So, na-date ito 2012, pero it doesn't mean na-release siya. Okay? Okay, pwede makita. Sabi ko, ayoko itong i-content. Ayoko sa itong pag-usapan. Dahil sabi ko, baka parang baliwala lang yan. Unless may magpapakita talaga na ito ay authentic. Kaya lang sabi ko kasi, ang involved na nakita ko naglabas, itong si... Yan naman natin, i-stay natin muna doon. Kay Attorney Vic Rodriguez. Nako? Sunog na sunog dito si Attorney Vic Rodriguez. Bakit kasi pumatol ka pa, Attorney Vic Rodriguez? Naturingan abogado si Attorney Vic Rodriguez, tapos naniwala sa kay Maharlika. Diyos ko. Ganito na ba yung kalakalan dito sa Pilipinas? Ikaw yung abogado, ikaw yung kasakasama nung tao noong panahon ng kampanya, and before that, 6 years ago or 12 years ago, kasakasama mo. Tapos naniwala ka rito sa isang tao na 1,000 miles away from the Philippines. Okay. Ayan. So, hindi ko naman ito papansin yung galing kay Attorney Rodriguez. Nag-post na si Shi. Pwede ba yung mismo lang kay Attorney? Ayun kay Attorney Rodriguez muna. Post muna dyan. Para mabasa natin, para mabasa ni Rod. Oo. Makita natin kay Attorney Rodriguez ha. Hindi ko masyadong makita, partner. Ganon. Mayroon ba? Sana sa Facebook niya. Oo. Behalapin ko nga. Ito eh, may check. So, ibig sabihin, verified to. Verified. Na siya to. Oo. Ayan, partner. Kita mo? Be, hanapin ko partner, ha? Okay, para ito, ang pinaka-title niya, all caps, drug test now. So, Niel, anong ilang oras na sa'yo dyan? Yung post na to? Ayan. Kasi dito sa screenshot natin, 23 hours ago. Okay. So, sinasabi rito, Attorney Vic Rodriguez, drug test now. Malala ang alegasyon tungkol sa paggamit ng illegal na droga ng mga nasa pamahalaan. At ito yung caption niya, no? Mahaba na ang itinagbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nako? Nagsimula sa bulong na marahang lumakas, naging isang tinik at ngayon ay ganap na nakakabinging hiyaw. Marapat na tanggap. Ito na masasabi ko dyan, no? Kay Attorney Vic Rodriguez. Kahit sabihin mo mang nagsimula sa bulong, ngayon ay isa ng nakakabinging hiyaw. But you were with the person all the time. You know the truth. Di ba? Kahit mag-umpisa pa yan sa sigaw, ha, natapos sa sigaw, no? It doesn't matter. As long as you know what is the truth. And I believe alam ni Vic Rodriguez, no? Ang katotohanan. Meron lang itong sariling agenda. May sariling ambisyon itong si Vic Rodriguez. Bakit kinakagat itong pinalabas ni Maharlika? Now, Attorney Vic Rodriguez, manood ka kung paano ka sinunog ni Attorney Claire dito. Si Maharlika, it doesn't matter to her anymore kung nasusunog yan araw-araw. Sanay na yan si Maharlika, but you are a lawyer. No? Tapos kinagat mo yung mga kachipan na yan without even verify. Pin at isagawa na lao sa lalo madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang sariling follicle na buhok, ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan
sa mga nasa gobyerno. Para rin siyang si Kibuloy. Nagde-demand din. Puro din demand yung ginagawa. Ang tanong, sino ka para mag-demand? Why do you have to demand? Ano ang iyong kwan dyan? Hindi nyo pa nga napatunayang legit yung dokumentong pinalabas ni Maharlika. Tatalon na kayo sa demand. Ay, nako. Public office is public trust. Filipinos have the right to know. Okay. Kasi sabi ng partner, kasi ito sa ito ni Vic Rodriguez, hindi naman kami personally, masasabi ko personally, hindi pa kami nagkasama. Pero pareho kasi kami naging officer ng UST Law Foundation. Okay. So nagkasama kami, treasurer siya, ano ba ako, PRO? Ah, secretary pala. Secretary, siya, siya treasurer. At that time, kasi syempre kagalang-galang. Ginagalang namin siya kasi pala kami taga-uste, Tomasian. Pero, kung isinama niya sa post niya, niya paki ulit, still mo nga, kung ito, pinost niya, Tita Ilocana ka na! Good afternoon, good afternoon! Hello, hello, hello! Tita Ilocana ka na. Kasama yung allegedly pre-operational report. Mm-hmm. No? Nang pinaya. Yan, Brother Melchor, shout out, shout out. Kami pangalang Bongbong Marcos. ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat? Yun, ang tanong dyan. Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi ito verified. Mm-hmm. Yun. Hindi siya verified. Okay? So, kaya nagtataka ako. Hindi natin 'to pwedeng questionin, no, yung credibility ni ng nagsasalita ni Attorney Claire Castro kasi ito ay isang Batikan abogado. No? Eh, hindi rin natin pwedeng sabihin na ay wala 'yan, kwan-kwan lang 'yan. Pero dahil si Attorney Claire Castro ay isa ring abogado at humawak talaga ng mga drug cases. Maririnig niyo naman sa kanila 'yan. Kanya 'yan mamaya. Ako, being a lawyer, Tomasian pa man din, bakit pa niya pinos? Tama ba? Teka lang, Niel. Niel, alika na dito. Thank you. Niel, kasi hindi ko nabuksan yung Facebook ni, ni Attorney Vic. Kasama yung, yan, yung bitter kasi si BR kasi natanggal sa pwesto dati, kaya asahan paninira niya kay PB. Eh, at tingin ko naman dito, Charlene, no, matalino naman to si Vic Rodriguez, no? Kahit na nagkaroon sila ng alitan ni PBBM, no? Or, syempre, natanggal siya. Mag-ingat siya sa kanyang mga aksyon na ginagawa. Kasi ito yung magpapabagsak sa kanya, lalo na't meron siyang ambisyon, tumakbo sakali. Diba? May bala kang tumakbo sa pagkasenador. Tapos, ganito katsipan ng mga ginagagawin mo. Sira ka rito. Diba? BG-BG lang muna. Busy pa. Naku, lagi ka naman ganyan, Tita Shelamy. Para ka rin si Tita Mary Ann Suzuki, lagi na lang BG-BG lang. Magugulat ka na lang, magbababay na. Oh, tuloy. Operation doon sa caption niya. Ay, doon sa kanyang pinos. Sa iyo, partner, nakita mo. Yung nabasa mo. Etong... Meron din ba? Yung picture nung pre-operation report na mula sa PIDEA. Kasama ba to? Mm. Okay. O message lang. Oo. Oh, hanapin ko nga partner. So kasi okay. Bakit? Kasi sabi ko, kung sinama niya to sa post niya, hindi siya dapat kumagat dito. Mm-mm. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer, kung gusto niya man tong i-post, eh di mag-investigate muna siya. Diba? May address naman, oh. May address naman kung saan office ng PIDEA. Diba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Mm-mm. Kasi partner, ang pinag-usapan dito, eh, Pangulo. Oo, oh, kasama partner. Diba? Kasama, diba? Three days pala. 3 days ago na? 3 days ago. Oh, diba, partner? Sa akin na, ba't ka kumagat as a lawyer? Sa mga pinos niya. Oo. Niel, paki
still mo lang muna yung post ni ano. Ni ano, kaya ba? Wag ganito kasi nakakahilo to. Okay, pansinin niyo kasi ituturo ko sa mga ka-UB kung paano to magte-test eh. Kaya, okay. Ayan, yung itaas mo na, Niel. Itaas mo, Niel. Yung pinaka-confidential na report. Turo ko sa inyo mga ka-UB kasi para hindi kayo mabulagan dito. Okay? Tignan nyo mga ka-UB yung control number, blanco, di ba? Yun. Blanco. So, ibig sabihin, ako kasi mga ka-UB, humahawak ako ng drugs case. Yan. Diba? Yan ang sinasabi ko, di ba? Kung naalala nyo yung LS ko last week, di ba? Ito yung ini-emphasize ko, yung control number. Bakit walang control number? So parehas kami ng kwan ni Attorney Claire, no? Ng observation, no? Na ang control number very very important 'yan kasi 'yan yung ginagamit sa pagkakwan. Tsaka nagpalabas ng statement ng PDEA. Ang sabi doon sa PDEA, all operations, no, or forms are serialized. Ibig sabihin, numbered. Sunod-sunod. No, hindi pwedeng walang number 'yan kasi paano mo makukuhan 'yan, no? Pag hinahanap mo na, paano mo ma-chase 'yun kung anong number? Lahat 'no, kahit nga 'yung reference number meron 'yan, 'di ba? No, sabi ko na nga ba, tama kami kuan eh. Paano na ang pagiging abogado, 'di ba? Mawalan na siya ng client. Meron pa rin naman 'yan sa tingin ko siguro, Melchor, no. But when it comes siguro doon sa ambisyon niya, sa political ambisyon niya, siguro makaka-apekto yan. No, kasi you should know first, no, bago ka maglabas, di ba? You have to verify it. No? Double check mo yan. Kung tama ba yan, legit ba yan yung nilabas. Hindi dahil kakampi mo, ilabas mo kaagad. Oh, Tita Fernanda Diet, hello, hello. Good morning, good morning. Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalino ko. Ito meron dito ako, ha. This is my, hawak ko ngayon itong kasong to. Okay? Hawak ko ito ngayon. Sige, paki-check mo. Tingnan yung mga kayubia, inspect nyo mabuti yung control number. Blanco yan. So, paki-digay yung sa akin. Annex A. Yan talaga may example. Annex A ko. Makikita kasi dito, partner, kung totoong ano, kung authentic, Annex A. Okay? Yung pre-operational report ng PNP, Rizal, para makita nila kung paano tumingin ng pre-operational report para malaman nyo kung authentic siya. Oh, diba? Diba? Hindi kasi ito pwede blanco-blanco lang. Para makita nyo, kasi ito, hindi ito basta-basta ginagawa. At ito ay required sa PNP bago ka mag-casing or mag-surveillance. Kailangan na merong pre-operational report na isasabit sa PDEA. Pag PNP, Pag PNP. So, gusto ko ipakita. Ang tinakpan ko lang dito, partner, siya ipapakita natin yung name ng client ko. Kasi, hinuli to, partner, minor de edad. Nako. Ang dito nakalagay, hindi, ang nakaharap lang dito sa kwan, sa screen, ay yung authority to operate. Ito yung pinakita ni Maharlika. No? Minor di dito eh, kaya nga nag-aaral pa to, bigla na lang hinuli. Pero, Hindi ko na babanggitin kasi pending case to. Okay? Kita na? So, may pre-operational report tayo. Sige, habang tinitignan nila mga ka-UB. Ito ha. Ito yung sample. Kita nyo? Ayan. Kita nyo? May control number. Tingnan natin kung ano. I-close up natin. Oh, ayun no, yung sa daliri oh, ito. If nakikita niyo yung daliri ni Kuan ni Attorney Claire Castro, teka i-zoom ko pa para mas klaro.
Ayan, no? Control number 10005-032021-1054. Ayan, no? Control number. Pre-operational report. Ay, kahit anong gawin mo, Lomar, no, magpakita kayo ng legit na patunay. No? Hindi mo yan madadaan dyan, Lomar, sa mga pa-message-message mo sa comment section. Oo, unity daw, kapwa salot sa bayan na Dilawan. O, eh, kayo naman yung humiwalay una. Tudo tanggol pa rin kayo. At least kami rito, Lomar, may naipapakita kaming patunay. Eh, kayo, meron ba? Sige, sagutin mo, Lomar. Oh, ayan, may control number. Pre-operational report yan. Oh, bakit yung pinakita ni Maharlika na siyota mo, walang control number? Oh, hindi mo pwedeng madibank yan si Attorney Claire Castro. Eh, humahawak yan ng drug cases. Sino ang paniniwalaan mo, Lomar, yung si Maharlika na walang kung anong walang experience sa mga kasong-kaso na ganyan o yung isang abogadong humahawak ng drug case? Ha? Oh, kahit anong ngawa mo dyan sa mga bangag-bangag, walang epekto yan. Bakit? Eh, wala naman kayong naipapakitang patunay. Oh, magpakita kayo ng legit na patunay. Oh, pwede tayong mag-usap dyan. Pero pag ayan lang yung bangag. Diyos ko. No? Script yan, brother, ng mga walang magawa sa buhay. Yung corner na wala nang panglaban. Yan na lang. Di ba? Diyan na lang kayo. Ano? Itsura pa lang halata na ipinaliwanag niya na yun, di ba, hinarang nga parang hindi matulog ang warrant of arrest. Anong warrant of arrest yung pinagsasabi mo? Eh, yung pinag-uusapan dito, eh, yung kay Kibuloy, ay yung kay Kwan. Hinarang, oh, sa, may patunay ka na hinarang. Ano bang ginawa ni PBBM na maganda sa bansang ito? Oh, hindi mo alam. Lumar, yan ang nangyayari pag puro ka lang kay Maharlika, kay Badong. No? Pag dyan ka lang sa DDS nanonood, syempre, ang may pinapalabas nila dyan, walang nagawa. Hindi ko naman sinasabi sa iyo na dito ka manood sa amin kasi ang masasabihin namin dito, maganda ang ginawa. Ang maganda yan, Lumar, pumunta ka sa government na TV, television. Ayan. Punta ka sa PTV. Nandun naman nakalagay doon ng mga pinagagawa ni PBBM at kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa. Baka naman sinasao. Oh, yun na. Sabi ko na nga ba. Eh, pag ganyan yung reasoning mo, brother, no? Eh wala na akong magagawa sa iyo, no? Wala ka ring pinagkaiba sa mga troll at mga dummy account diyan. Oh. 'Di ba? Oh. Eh akala ko ba suportado mo ako? Ibig sabihin mong sinusuportahan mo ako, ibig sabihin niya naniniwala ka na hindi ako bayad. Oh. Eh bakit nandito ka pa palagi sa channel ko, ibayad pala ako. 'Di ba? Ayan, shout out kay Tita Haga Emily, Tita from Japan, of course kay Tita Norma Bergonia, shout out. Okay, Banat Bay. Oh, ano, kinagat ba ni Banat Bay itong palabas ni Maharlika? Naitapik na ba to ni Banat Bay? Oh. Pinupuri dati, eh ngayon meron pa ba? Huwag ka masyadong mag-focus, sabi ko nga sa iyo, brother, sabi ko sa iyo, Chris Lomar, huwag kang mag-focus sa vlogger. Mag-research ka ng sarili mo. May sarili ka namang utak. Di ba? Happy birthday, Boss Trunk. Bakit may birthday? Sino may birthday? Walang may birthday. Yan, brother Arvin G. Vlog. Shout out.
Sino may birthday? Wala naman ang birthday ngayon. Inarang. Ayun, masyado ka nagpapaniwala. Oh, asa may nagpapakita ba silang patunay na hinarang? Oh, Tita Rosette Tagino, happy birthday. Walang birthday ngayon, may pa ako. Bahala kayo diyan mag-greet. May pa birthday ko, last week pa ng May. Carlos C, mayong aga sa iyo. Nalayo-layo pa ng birthday ko. Pinapatanda niyo ako nang wala sa oras. Bahala kayo diyan. Ewan ko dyan kay Banat Boy. Oo. Tagal-tagal pa ng birthday ko. Ayan, Tita Maydon. Shout out, Tita Mariz. O, sana si Lomar. O, ito eh, Lomar. Pinapakita namin dito. Oh, ayaw mong maniwala. Ayaw mong maniwala sa katotohanan. Mas gusto mong maniwala sa doon sa kasinungalingan. Oh, kay Banat Bay ka nanonood. Oh, topic na ba ito ni Banat Bay? Sige nga, Lomar. Oh, asan ka na, Lomar? Sana'y aliwin mo kami. Ayan, Brother Sunday Kalma, shout out. Tita Mio, shout out. Ay, oh, nandito na yung lagi si Lomar, no? Eh, mahinahon naman yan si Lomar magsalita. Pero parang hindi niya napigilan yung sarili niya na sinabihan niya akong bayaran. Diyos ko. Oh, ito na lang, Lomar, sabihan kita. I-search mo sa... Itanong mo dyan sa... Itanong mo dyan kung may kilala ka kung magkano yung... Magkano yung HP Omen na laptop. Yan na lang. I-kwan ko sa'yo. Tanong mo dyan, magkano yung HP Omen na laptop? May kilala ka dyan na magaling sa computer o may mga kwan ka dyan. Search mo. Ay, nako. Yan, Tita Dama Di Noche! Happy birth... Nako, ito pa, isa, dito pang isa si Tita Dama Di Noche. Akala ko kilala nyo kami may MSM. Ngayon, hindi nyo alam kung kailan yung mga birthday namin? Ay, nako. Pero ako, hindi ko rin alam yung mga birthday nila. Oh. Banat Boy, tapos na yan. Oh, si Bagtit, malayo-layo pa yan. Si Spokesy, hindi ko maalala kailan birthday niya. Nelson Guntan, matulog ka na yan. Brother Nelson, shout out. Kaon anay ko, maubra na. Yan, maganda pa yan. No? O, di ba? Grabe ka naman, Brother Lomar. Tinawag mo akong bayad. Diyos ko. How I wish. No? How I wish na bayad ako. Alam mo, Lomar, malalaman mo yan kung bayad ang isang tao, no, sa mga vlogs niya. Kasi nga, tingnan mo na lang yung mga vloggers dyan na sinasabihan nilang bayad, yung na-confirm nila na bayaran. Tingnan mo kung gaano mag-vlog, kung anong sipag mag-vlog, kung anong basta lang makapanira. Tuloy-tuloy yan. Malaki, alam ko naman, talino ka eh. Diba? Huwag kang mag-umasa sa vlogger. Oo. Research ka, bro. Eh, hindi mo alam kung anong nagawa ni PBBM sa bansa. Diyos ko. Ayan, Hattori Hanzo! San Goku? Bahala kayo dyan. Lies go to hell, Mr. Lomar. Oh, di ba? Okay, tuloy natin to. Ito yan, umpisa natin kanina. Kasi nga, ito, napakita ni Attorney Claire, no? Ito sa kanya, may sample si Attorney Claire doon sa mga bagong dating. Ayan, ang sample ni Attorney Claire. Kasi si Attorney Claire Castro, umahawak talaga siya mismo ng mga drug cases, no? Sabi nga niya, minor di edad pa itong hawak niya ngayon. So, pinapakita niya yung form. This is the actual form, no, ng PNP naman. But it is almost the same kasi pinapasa rin to sa PDEA. Ay, Tita Simply Me, Jenny! Hello! Yan, Tita Carclea. Hindi ko alam kung nabati ko na si Tita Carclea. But binabati ko ulit si Tita Carclea. Mamaya, pagalitan na naman ako niyan. Tita Ludi! Hello! Ayan, ha, nakikita nyo sa screen.
Oh, control number. Ito lang oh, sa daliri niya oh. Control number, no? 1005. No? 10005-032-021-1054. Pre-operational report. Philippine National Police, oh, Rizal Provincial, Rizal Police Provincial Office. No? Yan pina tinakpan niya lang yung pangalan, no? Kasi nga minor yung kanyang matanda ka na daw. Tita Carclea, okay na yung matanda ako, pumukha akong bata. Kaysa naman bata ka nga, pumukha ka namang matanda. Saan ka doon? Oh, kaya ako mas okay ako doon sa matanda pero baby face. No? Kaysa naman baby ka pa. Ano yung pelikula na yun? Benjamin Button? Nanay Alma TV Channel! Salamat, salamat! Uy, may recruit si Banat Boy, ha? Salamat, Nanay Alma. Welcome, welcome sa aking channel. Teka, bakit hindi mag... Lagyan ko muna ng jacket si Mama Nanay Alma. Ayan. Kasi dito talaga, kwan talaga sila rito, sinunog talaga sila rito ni Attorney Claire. Ngayon kanina sa LS naman ni Maharlika, meron na naman silang dokumento, Diyos ko. Saka meron na naman daw magtitestigo, so I hope na kaya nilang dalhin yan sa Senado kung sa MBC sa korte o ano man. But this is the proper, no? May control number, unit office, ayan. Makikita niyo naman sa screen, no? Andiyan 'yo, control number, very clear 'yan. Oh. Eh diyan sunog si ay Tita Agnes Kakal, diyan sunog si Attorney Vic Rodriguez, tsaka si lahat ng kumampi diyan, si Attorney Trixie, no? Ewan ko lang kung kaya nilang i-debunk yan. Kasi iyan talaga mismo, abogado talaga yung mismo, nagpakita na yan, hindi naman yan basta-basta. No? Mabuti kung mga katulad lang ni Maharlika nagpakita niyan. No, siya na lang ata yung taong hindi alam ang nagawa ng ating pang... kwan nyo lang, i-guide nyo na lang si Lomar. I know, alam naman natin kwan yan eh. Loyal sa Duterte. Diba? Oh. Tita Roselia Markich, happy birthday. Naku, hindi po ako kwan. Hindi po ako birthday. Hindi ko po birthday, Tita Roselia. But anyway, thank you, thank you. Tuloy natin. So, pag may control number yan, partner, ibig sabihin, matitrace mo na yan. Yan. Ano activity? Tama. Nung magsasagawa ng operation. Okay. Okay? So, karaniwan dito, partner, para ikaw ay magsagawa ng casing, it's either na natanggap ka na Tita report Betty Bush mula sa isang confidential agent. Mm-mm. Tita Jam Castillo, good morning! No, doon may nalaga, ano, may nagdodroga doon. Diba? Or may nagbebenta ng droga. Diba? Suplada ito si Tita Carclea ngayon. Masama siguro yung gising nito kanina. Masama siguro ito. Masama ang gising. So, kung walang control number. Oo. Ayan. Ano ha? Mga kayubi, nakita nyo sa taas. Ayan. Itin natin. Search home naman natin ulit. Ayan. O, control number. O, Xerox copy nga lang to ha. O. Ayan, may control number. Importante yan eh. Nung last LS ko pa sinasabi, saan yung control number? Bakit walang control number? Sabi naman nila, rason nila, hindi natuloy. Diba? Anong sabi nila? Walang control number yan kasi hindi naman natuloy kasi hinarang ni Ochoa. It doesn't matter kasi yung control number na yan, no? Ibig sabihin, may naka-file na yan doon sa kwan. May copy na yan doon sa office, sa HQ. Then, yung hawak ng mga PIDEA na agent, i-copy yan. Yung original siguro na sa office na yan.
Diba? O, yung video, April 2. Nanay. Diba, tita Nanay Alma TV, Nanay Alma TV channel, diba, sabi nila April 2. Sabi pa nga nila yan, isa sabay doon sa unang show ng Banateros nina Banatbay. Anyari, nga. O, diba? Diyos ko. O, tuloy. Control number yan. Ni-number siya, diba? So, tapos nakapirma yung team leader. Mm-hmm. Yakyot niya pa na konti. Okay, may team leader dyan. So, tapos makikita mo kung sino yung mga involved na police na magsasagawa. Ng operation. Mm-hmm. Okay? So, kaya nang Arvin, kasi nga kahit hindi matuloy yung operation, i-file pa rin yan. No, hindi pwedeng hindi ipa-file yan. Di ba? Ano yan? Pag hindi tuloy yung operation, itatapon lang sa basurahan? Ano yun? Ipa-file pa rin yan. Lalagyan ng cast ng siguro ng kwan dyan. Anong rason? O maybe, hindi ko alam kung anong kukuha niya. Basta pag hindi natutuloy yan, naka-file pa rin yan. Kasi ititrace pa rin yan in the future kung sakaling may maghanap, maititrace nila. Taka ako, bakit pinatulak ito ni Atty. Vic Rodriguez? Walang control number. Nako! Oo. Ito nga eh, walang problema dito. Walang problema si Marlica, ang problema si Vic Rodriguez. No? Naturingang abogado. Eh, pinatulan. Without verifying it, no? Without confirming na legit yung... Kwan, yung... Ayan, si Riders for Life. Ayan, God first, tol, Riders for Life. Ano? Tatakbo ba si Kwan? Si Mayor Isko, Senator, na Brother Riders. No? Eh, ayos niya, pag tumakbo si Isko, no? Mas okay-okay. Mas okay pa patakbuhin na si Isko. No? Diyos ko. At least yun, may sigurado, may nagagawa talaga yun. No? Mga uto-uto na lang at mga galit kay BBBN, Diyos ko. Meron naman silang bago ngayon, Tita Jam. Mayroon daw silang ihaharap ngayon. May witness na daw sila. Ito pa si Tita Ludi, oh. Diyos ko naman, naniniwala kayo. Oo, documented pa rin yan, no? Lahat naman ng mga files, no? Pag hindi mo nakuan yan, it will still be filed, no? At may kuan nga yan, eh, di ba? Yung mga files, mga ganyan, lalo na yung mga, let's say, yung mga case closed, may mga kwan pa nga yan, hindi mo pwede agad yan itapon eh. You should retain it for about how many years? Yung iba dyan, 3 years yata. Ang pagkaalam ko, 3 years yung minimum na i-retain mo yung mga documents bago mo siya tuluyang i-destroy, no? I-damage, hindi itapon. Sunugin or i-shred, no? Yung mga documents na yan, yung mga legal documents na yan. Kasi pag napirmahan yan, no, tapos may control number, tapos napirmahan yan, that is already considered as a legal document. Hindi mo na yan siya pwedeng itapon-tapon basta-basta. That is a legal document. Oh, naka-archives yan. So, for tracing yan eh, for tracking, di ba? Tracking number mo yan eh. Subukan nyo, pag nag-apply kayo ng NBI clearance, yung tracking number, ibigay nyo kaagad. Mabilis ka makita yung file nyo. Di ba yung luma, yung NBI clearance, may tracking number yan doon, serial number. Ipakita nyo doon. Mabilis na makita yung one nyo. Yung file nyo. Nakumahado din. At nakumahawag din siya ng mga ganong klaseng kaso. Ay, para company siya. Hindi ko alam kung trial lawyers na ito, hindi ka. No. Okay. Pero siguro lahat naman partner ng kagaya ng mga abogado ay alam. Hindi. Pag hindi sanay humawak sa mga drugs case, hindi sila magiging familiar. Oh. So, yun pa lang ha. Alam mo na. No, sabi ni Attorney Claire, kung hindi ka humahawak ng drug case, you will be familiar doon sa mga control number. How much more si Maharlika? Anong alam niyan sa mga kaso-kaso? Eh wala na, hindi naman abogado yun.
Oh. Yung video, wala na nauwi na sa picture daw. Madami na naman naghihintay sa didi. Believe me, Nanay Alma, hanggang 2028 yung video nila na yan. Sigurado yan, hanggang 2028, dala-dala nila yung panlaban nila yung video na yan. Ilalabas na! Tita Lori Fajardo of Hong Kong, good morning, good morning, good morning! Oh, galit na galit, hindi makaantay sa sunod na eleksyon. Iwan ko nga ba, bakit G na G sila kay PBBM, no? Bakit hindi sila makapag-antay hanggang 2028? Diba? Hindi naman pwede nang tumakbo yan si PBBM ng... Hindi naman pwede mag-re-elect si PBBM. Bakit hindi na lang kayo mag-antay? Tulad ng pag-antay ng iba diyan na hanggang matapos yung termino ni Tatay Digong nyo, ngayon, nilabasan na, nilalabas na yung mga baho, diba? Oh. Mr. Miss Esteban, good morning sa iyo. Oh, picture na. Oh, picture na lang daw. Ay, naku. Oh, bukas meron naman tayo si Kay Kwan naman kay attorney, baka kay attorney Trixie tayo bukas sa titingnan natin. Meron na naman ginakwan noon eh. Okay. So, yan na. Ngayon, partner, tingnan natin. Sige, yung Annex B ko. Yung Annex B, yung coordination form. Oh, yan ako. Okay, partner. Pagkatapos kasi mga ka-UB ng pre-operation report, ibig sabihin yan, iaanin ng team leader. Mm-mm. Sasang-ayunan yan. Uh-huh. Pag sinang-ayunan yan, syempre, gagawa na kayo ng ibang mga, magkikasing na kayo. So, surveillance nyo to. Mm-hmm. So, bago kayo magkasing partner, ang PNP, ipapaalam pa rin yan sa PDEA. Diba? So, sa coordination form natin, makikita mo kung anong type of operation ang gagawin. Puro laway na lang. So, saka may oras to. Ano yung araw, ano yung oras na i-ooperate nila? Tama. Okay? Doon kasi sa pinakita na lumalabas, parang may authority sila to operate. Okay? Ayan, ayan coordination form. Oh, ito, pakita natin, i-zoom in ko ulit ha, para at least mayroon may idea tayo kung anong itsura ng coordination form. Ayan. Oh, yan yung coordination form. Oh, andyan yung pangalan ng mga sasakyan. No? Ito yung mga pangalan ng sasakyan, no? O, nagagamitin ng mga team. No, ng mga kapulisan. Pero no plate daw nakalagay dito, no plate 'to. Oh. Tingnan natin kung anong bakit no plate ito nakalagay dito. Registered with no plate number available. So parang surveillance pa lang 'to. Pansin niyo, nandun pa rin pa, mga ka-UB. Ay, bago ang lahat, magpasalamat muna ako kay Tita Lori Fajardo. Sa kanyang pa-member ng 9 months. Thank you, Tita Lori. Ay, busy na, working na. Sige po, Tita Lori. Ay, ingat-ingat dyan, ha. Salamat, Tita Lori Fajardo. Ayan, shout out. Thank you again kay Tita Lori Fajardo ng Hong Kong sa pagpapamember. Malabo ilabas yung video na yun. I don't think they have a video, no? Kasi ito lang talaga iisipin natin. Kung may video yan, matagal nang nilabas yan. Ganyan sila ka-attack, ibagsak si PBBM. Matagal na yan. Baka nga ginamit na dapat yan ni Kwan, eh, ni Dina Duterte doon sa mga doon sa unang rally pa lang nila, kung meron yung ginamit na yan. Oo, pag operation vehicle po, may dapat, pakinggan natin dito. Control number. Yung kanilang control number na pinakita ko sa inyo, it's the same. Oh, kasi yan. Para, alam mo yun, okay. So, yun kanina, pre-operation report, may control number.
ito naman, coordination form, may control number din na parehas doon sa pre-operation report. So, ayan, no? Binabasa ko kanina, 10005-032021-1054. Parehas yung control number dapat. No, hindi sila pwedeng magkaiba. Kasi nga, ikwan mo yan eh. For tracking yan eh. Yung for filing yan eh. So, hindi pwedeng magkaiba. Kaso ang problema sa kanila, wala talagang control number. Kasi hindi nila pwedeng lagyan ng control number. Kasi kung lagyan nila ng control number yon, makikita yung control number doon sa PIDEA at malalaman na iba. Oh, iba ang nandoon. Jason dyan sa pinapakita nila. This means that they were able to get the form from PIDEA and manipulate the form? Pwede. Kasi nga, napakita niya ni Banat Boy, Tita Roselia, na it's just easy to make the form. Madali lang gumawa ng form. All you have to do is to copy yung mga layout, no? Mga fonts, parehas, yung sizes, spacing, parehasin mo lang. Dikit mo yung logo ng PIDEA, you have the form. Oh. Meron ako napanood yun ng duelo si Digong. Kay Juan, kay Carbonell, oo. Nag-aya rin siya ng debate kay Justice Carpio. Oh, hindi rin siya sumipot. Diba? Hello, Brother Flacco. Good morning. Good afternoon. Good afternoon sa iyo dyan. Oh, tuloy. Saan? Kapatungo, alam mo yung identified mo yung activity nyo at sino yung tinatarget nyo. So, dyan, mapapansin nyo ang nakakross yung casing. Diba? Casing. Bypass pala, bypass. So, doon din, pansin nyo din dito, may pangalan ng number ng officers. Tapos, ang question ko lang dito during the time, partner, bakit yung gumawa ng mga alleged bypass walang plate number? Ayun. Yun ang ginahanap ko dyan. Kasi nga, kinwestiyon daw ito ni Attorney Claire. Bakit daw walang plate number? So, dapat daw talaga mayroong plate number. Oo. So, dapat talaga may plate number sa form. They can remove the plate sa sasakyan, but doon sa report nilang gagawin, dapat nandoon yung plate number siguro ng sasakyan, kasi kailangan niya for tracing din, for reporting. Alam dapat nila kung anong sasakyan ginamit. Diba? Oh. Magkaiba din yung address. No, oh, yun pa. Hindi, may pinapakita ngayon si Marlica, yung kay Maricel Soriano. Yung doon niya naman kinuha, doon sa report nung, di ba, naalala nyo yung may katulong na inireklamo si Maricel Soriano. Doon na naman siya kumuha. Eh, Diyos ko, Maharlika, kung ano-ano na lang mga kabulat tugang ginagawa mo sa buhay mo. Kaya nakamike sa akin kasi nagkukross ako at the time. Okay? So, yan ang supposed na dapat gagawin after ng pre-operation report. Yun. So, kapag katapos niyan, partner, siguro, maliban dyan, may certificate of coordination. Di ba? Yung pangatlo, yan. Okay? So, hindi ito basta-basta ginago, partner. Kasi may mga oras din ito na makikita mo kung kailan tinanggap ng PIDEA. Okay? So, okay. Certificate of coordination. Okay? So, makikita niyo dito, maliban, kasi maliban dito, partner. Pag sasagawa ka nito, may SPAT report. It is, Tita Roselia, that is a Rockwell. That is not, hindi yan basta-basta, no? Makwan yan, no? Dapat airtight yung kaso nyo dyan. Kompleto yung dala nyong papeles. Hindi kayo basta-basta makapasok dyan. At saka malapit sa mall yan, di ba? Yung power plant mall. Oo. Marami kasi yan, yung Rockwell na yan, marami yata dyan, kwan, may mga building din yan. Kasi I remember before, sumama ako sa pinsan ko, nandiyan din yung office ng Nestle. Kasi sa Nestle dati nagtatrabaho. Until now, sa Nestle pa rin siya. Nung nandun siya, doon siya na-assign sa Manila, no? Kasi my cousin is from Davao.
No. So pag nandun ako, bakasyon ako, sumasama ako sa kanya, no. Gala-gala lang. And yan, nandiyan yung office nila sa Rockwell. So hindi yan basta-basta. To may post-operation report pa rin ito kung totoo nangyari. So ito oh, maliban doon sa pinakita ko, may certificate of coordination pa rin dyan, partner. Makikita na doon. Oh, ito naman, ang certificate of coordination. Oh, andyan na naman yung control number. Parehas. Parehas yung control number nung dalawang document. So yung pre-operation report, yung certificate of yung ano yan, yung confirmation ba yun, ano yan, yung pangalawa, tapos itong pangatlo, certificate of coordination, o parehas dapat may control number. Diyos ko, asan yung control number, Attorney Trixie? Please explain. O Vic Rodriguez, sinama mo pa yung document na yung posting sa iyong Facebook. O bakit hindi niyo ma-explain asaan? O pa yung control number, tapos makikita kung anong team, makikita kung anong operation, type of operation na ilalagay. Tapos ito, hindi naman Tita Agnes, kasi yung mga ganyang kasing klaseng form, no, they can, pwede kang gumawa kahit ikaw mismo kung marunong ka gumawa niyan sa computer. Madali lang gawin yan. No? But, ang problema is, magawa mo yung form. But the problem is, how to generate the control number. Kasi kailangan i-generate mo yung control number. No, kasi yan yung magiging kwan mo eh, yung unique number mo yan eh. So yan yung magiging identification mo doon, no, sa pag na i-archives ka na, no. Tsaka hindi ka pwedeng magsta mag-imbento na lang, kailangan tama yung number, kung ilang yung sequence, no, ilang number tapos dash, ilang number dash, ilang number, dapat sakto din yan, parehas din yan. Baka nagbarko sila during bypass kaya walang plane. Baka nagbarko. Uy, Brother Flaco, ha? Alam mo ba yung mga barko? Meron yung plate number. Oo, may mga plate number yung barko. Kahit aeroplano, may plate number yan. May body number. Sa amin, meron kaming sa likod ng mga barko ngayon. Makikita mo dyan na IMO, tapos number. Yan yung kwa namin, ang plate number ng barko. Unique din yan, no? Walang kwa niyan. Kahit magpalit pa ng pangalan, magpalit ng kulay, magpalit ng may-ari yung barko, magpalit ng kumpanya, the IMO number will remain the same. So yan yung identifying number mo, no? Sa buong mundo, kahit anong gawin mo dyan, hindi na mababago yan. Yan yung naka-registered mo na number sa IMO, International Maritime Organization, na under sa United Nations. Oh, yung eroplano, meron din silang body number, nandun yung sa likuran nila, sa tail, or sa body kwa nila, nandun yan ang kwa nila. Gcash na. Baka yung alam nila na control number, yung sa Western Union. Oo. Western Union, legit na sa kanila yan. ngayon, sa kwan na lang yan ngayon. Eh, if you notice ngayon, sa kwan na generated na sa online. No? Tapos kahit nga magpirma ka, itik mo na lang yung box. Pero meron kang account. Hindi ka pwedeng maka-access noon. No, ikaw lang pwedeng maka-access noon. Tapos pwede ka doon magpirma. Check mo na lang yung box. Yes, tama Tita Carclayad. You cannot just experiment, or hindi ka pwedeng gawa-gawa lang ng control number, no? Kasi dapat parehas 'yan. Hindi ka pa rin pwedeng mag-generate doon kasi may makakapare. Hindi mo alam kung anong kuno doon yun, yung control number na susunod. Kasi nga serialized 'yan eh. No? Ay, Serapin, hello, Bagong Pilipinas TV, shout out. And Tita Marcia, good morning. Tita Irene, good morning sa iyo. Di ba? Yeah.
Yes, kasi kung gumawa lang sila, gawa-gawa lang din sila ng control number, malalaman doon, no? Mas madaling malaman lalo. Mabubuking sila lalo. Tuloy natin. Takapirma from the PIDEA din. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung mga legit na mga dokumento na ginagamit sa court. Oh, yan. Okay, now, balik tayo ulit. Balik tayo niya sa doon sa mga pinakita natin. Ang ganda mag-explain si Tita, si Attorney Claire, no. Very very slow tapos Tagalog, madaling maintindihan, tsaka kumpleto with the patunay, evidence, documents. Hindi lang basta documents, ha. Ito ay sarili niyang dokumento mismo na ginagamit niya sa korte kasi nga ay humahawak siya ng kaso. Drug cases. No. That's the difference. Kaysa doon sa nilabas ni Maharlika na hindi mo alam kung saan nilang nila pinagkukuha yun. Still natin, ha? Ayan, ha? Yung pre-operation report na pinakita, partner, kay Attorney Vic Rodriguez, walang control number. Na, yun. Na, pangalawa, tingnan nga natin ulit, ano ba itong nilang pinakita nga? O, yan, o. Yan lang. Date lang ang nilagay. Tingnan niyo yung pre-operation report nila. Kumpara mo doon sa pre-operation report ni Juan. Maganda yung form ng PIDEA, no? Okay lang. Pero yung problema, kulang-kulang, no? Diyos ko. Yung form na 'yan, pag ginawa 'yan, you should always fill it up, no? Completely. Kumpleto dapat 'yan. Kasi nga kaya nga nilagay yung mga lines na 'yan, no? Kaya may mga lines kasi kailangan mo fill upan 'yan. Tulad nito, Filipino, complete, lagyan mo lang X. Now, if foreign, may line agad. Bakit anong nationality ka? Kailangan mo sulatan. Otherwise, kailangan mo fill upan 'yan. Diyos ko. Ano, hindi mo pwedeng kwan 'yan. Part of the form 'yan, eh. Requirements 'yan, eh. Hindi mo pwedeng iwanan lang ng kwan niya na bakante, no? That will make the document null and void pag may iniwan ka diyan na bakante, di ba? Normal pa size ng ngipin. May pinapatamaan ka, Tita Carclea, ha? May pinapatamaan ka, ah. Bukas siya ulit ang ikwan natin. May nilabas na naman yung ikwan, eh. Yung hindi nagtatanda. Diyos ko. Sunog na, eh. Hindi pa rin nagtatanda. Ang nakalagay lang dyan, pinakita nila, parang Bongbong Marcos alias Bongget. Oh, yan pa isa pa. Diba? Yan pa yan. So, are you sure na yung Bongbong Marcos na nilalagay dyan is si Si Pangulong, si PBBM. And that is 2012, partner. Okay? Now, kaya mang steal itong ano? Ito. Steal natin. Ayan, di ba? Walang control number. Sunod. Yung susunod, meron pa dito, eh. Yung susunod, Niel. Ayan, di ba? May authority to operate. Oh, yan naman. Tingnan natin. Ano naman itong authority to operate? Tignan nyo, wala pa rin siyang control number. Mm-hmm. Diba? Pero ang nakalagay dyan, Bongbong Marcos. So, di natin alam kung ito iginawa lang to justify the pulveron issue. Mm-hmm. Diba? So, kung nagkaroon sila ng casing, ito may surveillance sila casing, o after that, kung nag-i-exist talaga to, ano na yung sumunod na action? Mm-hmm. Diba? Kasi, natatandaan mo, sabi nila, yung panghuli na, ang isusurveillance nila, partner, ay isang kondo. Ayan, sa Makati. Oo. Ang tanong natin, makakasurveillance ba kayo sa loob ng kondo? Eh, may admin yun. Mm-hmm. Sa admin, hindi ka pwede na makakapasok. Oo, tama. Okay. Paano makakapag-surveillance kung nasa loob ng kondo to? Diba? So, yun lang yung mga questions natin. Ngayon, so, kung totoo man to. Tama nga naman, no? Paano ka makakapag-surveillance
sa condo, no? Kasi dapat yan, high-tech yung mga gadget mo dyan eh, pag sa mga condo-condo na. Kasi the only way you can do the surveillance is either nasa harap ka ng building, no? Let's say nandoon kayo sa kabilang building, nakaharap mismo nung unit na yun. Yun lang yung paraan doon para makapag-kwan ka eh, makapag-surveillance. Or, pwede kayo doon sa labas, abangan nyo kung sino yung pumapasok. But, hindi nyo mako-confirm kung doon talaga sila pupunta sa unit na yun or hindi. And besides, there, tama nga sabi ni Attorney Claire, there is an admin. Makakapasok man kayo, you have to sign in sa logbook. May mga visitors log dyan eh. Mag-iiwan kayo ng ID. Hindi naman kayo pwedeng magpakita ng warrant of arrest, search warrant, kasi wala naman kayong isi-search doon. You're only there for surveillance. Paano kayo makapasok doon? Oh, diba? Ano ang nangyari? Okay. Bakit ikaw, walang follow-up? Kasi supposedly may mga follow-up yan hanggang sa makasuhan. Diba? Mm-hmm. So, walang coordination number, walang control number, walang follow-up. Mm-hmm. Totoo ba to? Yun. Diba? Yun ang tanong natin eh. Pero sa mga ganitong klase, partner, sorry, sa mga sabi mo nga, ang nakalagay lang ay bong-bong. Mm-hmm. Pero kadalasan ba sa ganitong klaseng mga ano partner report, buong pangalan ba ng hinahabol nilang tao ang nakalagay? Plus the alias. Partner, Bongbong Marcos is known to eh. Popular to. Oo. Bakit magbubongbong Marcos ka lang? Oo. O di surat mo yung buo. Alam mo naman yung buong pangalan niya eh. Tama. Bakit Bongbong Marcos? Di ba? Eh, alam mo naman yung tunay na pangalan ni Bongbong Marcos. Ano ba yan? Diba, issue pa yan, yung yung proper identification. Bakit Bongbong Marcos lang to? Nako, Tita Irene, no? Masama na naman yung pakiramdam. Bako ako na naman yung isisisihin ni Tita Carclean yan. Okay. Tina-target nyo siya? O, di buong pangalan lagi mo? Oo. Oh. Diba? Kasi ito is considered as alias lang. Oo. Oh. Oo. Oh. So, ngayon, ang tanong natin. Gaano ba importante yung totoong pangalan pati sa alias lang nila? Eh, partner! Posible po pwedeng maging ano yung alam nila yung buong pangalan, ibuong pangalan nila. Oo. Oh. Diba? Kasi para hindi mausira yung hindi na magkaroon ng question about the identity. Identity, yan. Yun. Oh. Yung identity to, partner. Oh, ganun yung importante. So, at kadalasan sa mga ganitong klase, buong pangalan nakalagay doon. Mm-hmm. Okay. So ngayon, ito, nandito sa Piñahan, Quezon City. Oo. Yung lugar. Oh, ba't di mo na kayo mag-investigate kung talagang meron na ka sa logbook? Oo. Nakakalook. Bakit ako na naman ang nasisisi? Sabi ko na nga ba, ako talaga masisisi dito eh. Tatanong ko yung pagka nasa ano ko, partner, nagkukross ako. Oo. Okay. Meron nagbigay sa inyong info from the confidential agent or informant. Nakalagbook ba yan? Dapat nakalagbook yun, partner. Bakit? Info yan eh. Oo. Diba? Oh. Tingin ko dapat sa mga nagpapalabas na to, para paniwala namin kayo, di naman namin sinasabing totally sinungaling kayo. Pero sa panahon, sa mga issue na ganito, na hindi nyo pa napapakita na maayos yung mga papel nyo, punta nyo itong Piñahan, Quezon City, Nia Northside Road, NGC, Barangay Piñahan, Quezon City, na PIDEA. Hanapin nyo yung record nito kung totoong meron. Ang problema nito, matitest ba nila walang control number? Yon, dyan pumapasok yung control number. Ay, sayang Tita Roselia. Anyway, maraming salamat Tita Roselia sa pagkuan. Hopefully bukas makadaan ka ulit dito. Thank you Tita Roselia. Ingat lagi. Oh. Hindi dahil sa iyo ay salamat naman. Salamat naman at hindi ako ang nasisi ngayon, Tita Irene. Ayan, Marcos Loyal PBBM. Pagkay gutom kasi si Mahar Lakaluka. Kaya ganyan na. Eh, siyempre, tudo kayo dyan. 4 million yung danyos na hinihingi sa kaso niya. Dalawang kaso niya, no?
Ayan, Brother Louis Cubar! Ikaw talaga yan, Sir Pating. Kaya ikaw masisisi. Bakit ako? Bakit ako? Tama nga naman si Attorney Claire, no? Diba? Pag merong informant or merong lumapit, di ba dapat nakalag din yan, nakarecord yan kung ano yung anong araw siya lumapit, anong oras, ano yung mga, di ba dapat naka-affidavit yan, naka-under oath din yan siguro, di ba? Kasi magbibigay ka ng kwan eh, ng information eh. Tsaka hindi basta-basta tao yung ini-implicate mo dyan, di ba? Oh. Brother Bagaspiri, hello! Oh, mamaya, andiyan siya dyan. Magsasalita siya dyan. Sunog. Oh, sunog. Oh, tama ka rin, Tita Agnes, no? Hindi yan pwede magkuhan. Unless, may taga-tao sila doon sa loob na nagnakaw. Eh, ang problema, kung may tao sila doon, no, na nagbibigay sa kanila ng mga documents na yan, eh, dapat kompleto yung entry ng documents. Yan yung problema dyan, no? Yan ang isa dyan na hindi nila siguro na-anticipate na dapat kompleto yung entry ng document, no? So yung sa akin lang ah, yung masasabi mong meron silang insider doon na nagbigay, kumuha ng document na yan tapos binigay sa kanila. I don't think so. Kasi kulang yung document na binigay sa kanila, yung entry. So ang sa akin, ito ay kwan generated, ginawa lang to. Ginawa-gawa lang to. Ayun lang. Diba? No. Matatay siya ba? Oh, saka at that time, Tony Vic Rodriguez, diba? 2012, mukhang close pa kayo ni PBBM dito. Oh, wala ka bang alam dito? Nako? Oh, may alam ka kaya ka nagpapadrug test? Nako? Ayun. Si Tita Carclia talaga, bakit ako lagi sisihin mo dyan? Si Tita Maris tsaka si Tita May, bakit eh nagpapalipad sa akin yan tapos ako pang hindi makapagpalipad sa akin yan. Ay, Tita May, Tita Maris, get well soon. Yeah, Tita Maris yata okay na. Tita May, okay na rin ba? Ay, Sis Joy! Good morning! Ohio, Sis Joy! Dito yung aming mga old friends, no? Kasama pa namin ito mula nung start ng FLM day, si Sis Joy 29. No, napag-usapan pa namin nung Sabado, sina Kwan, Sis Joy, ha? Sina Bebang, no? Sina Elaine, no? Napag-usapan pa namin ni Mama Sen Chang. No? Yan, shout out, Sis Joy 29. Kaya nga eh, yan lang talaga, yan yung quad ko dyan. Ha? Yan ang abogadong hindi kaya ni Glenn Chong, Harry Rocket. So, sina Harry Rocket kasi wala eh, Glenn Chong, walang quad eh. Umiidlip ako ulit, Diyos ko, huwag nang idlip. To distract. Ewan ko nga bakit atat na atat silang sirain si PBB. Hindi naman threat si PBBM sa kanila. No, PBBM was never a threat to Duterte, to Sara. Hindi naman threat sa kanila si PBBM eh. Iwan ko bakit atat na atat sila. Ang taas ng boses mo. Mataas mo boses ko, Tita Golda. Sabi kasi kanina nila mahina eh. Na-adjust ko sa, finul ko 100% na yung mic ko. Diba? Pero, partner, during the... May erasure. Eh kasi bubu yung nagsulat. Brother Louie. Kasi bubu yung nagsulat. Sinusulat na lang, no? Tapos si ginaguide pa siguro kung anong ilalagay doon, eh mali pa. Pampin, pinasinungalingan niya to. Oo. Spokesperson siya ni PBBM. Oo. Oo, tama. Ang sinungaling na sinungaling. Well, ayan. Ayan na, ito na. Ay, Tita Alma Torres, hello. Good morning. Ito na ang ating idol, si Vic Rodriguez. Ito na ha. Ay, full screen ko natin. Lakihan natin konti. Oh. Wala na kami magagawa sa mga taong may talagang sa puso at wala rin ako magagawa
na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaari ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw munawa. So kung ano po yung isinabit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aking ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bombong Marcos, yan lang po ang aming paninindigan. Okay, hinita ko lang isa pa, Masay, ano? Go! Sa isoner, Atty. Limic. Eh kung bigla ito magkaroon, o hindi naman ito sinasabi ng comment na dapat mangyayon, wala talaga ito sa batas, ano? Random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa punto ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So, as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-usapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos sa tapos na ang issue niya. Kung may alam ka dito, totoo to. Ay, Tarantaro, shout out. Habang nanonood kami rito, tingnan nyo yung dalawa, oh, si Tita Carclea at si Tita Ludi. Binabanatan ako ng patraidor. Tita Ludi, be careful, baka magmulta ka, ha? Oh, tinitira ako ng dalawa. Oh, ano, Attorney Vic, anong sabi mo para sa inyo? Tapos na yung issue na yan. Eh, bakit mo nilalabas ulit ngayon? Oh, wala ka na rin balita. Oh, namimiss ko na rin si Kwan, ha? Si Bebang, no? Bebang, eh, Miss Bebang. Ayan. Mama Sanchang, good morning. Oh, ano, Attorney Vic? Sunog na sunog ka dyan. Very, very clear ang sinabi mo, no? Ginawa nyo na kung ano yung nararapat, standard. O ngayon, bakit ka sumasakay? Ano ang gusto mong palabasin ngayon? Oh, may sakit. Akala ko may sakit to. Bakit nandito to ngayon? Galit na galit. Si Tita May Duns. Hindi nakatiis. Akala ko may sakit ka. Oh, Attorney Vic. Oh, what's up? Very clear ang sinabi mo. Ikaw nagsasalita dyan. Tsura mo yung harap. Naginawa nyo na ang lahat, no? Oh, ulitin natin. Diyos ko, para kasabihin nyo naman, naggagawa kami rito ng... Ay, layo. Attorney Vic Rodriguez, diba? 2012, mukhang close pa kayo ni PBB dito. Pagpakinggan natin ulit. Wala ka bang alam dito? O may alam ka kaya ka nagpapadrug test? Diba? Pero, partner, during the campaign, pinasinungalingan niya to. Oh, yan, yeah. Spokesperson siya ni PBBM. No. Oh, ano baka. Sino ngayon sinuwali? Baka! Well, Mase at Jovi, wala na kami magagawa sa mga taong may talagang buod sa puso at wala yung baka, eh, ayan. Na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaari ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw unawa. So kung ano po yung isinabit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aking ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong... hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan lang po ang aming paninindigan. Okay, hinita ko lang isa pa, Masay, ano? Go! Sa isoner, Atty. Limic. Eh kung bigla ito magkaroon, o hindi naman ito sinasabi ng comment na dapat mangyayon, wala talaga ito sa batas, ano? Random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim?
these are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. The, yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahan ng drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa punto ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of... Sabi niya, binabanatan nila ang resulta ng drug test ni Bongbong Marcos. Eh, anong ginagawa mo ngayon? Ay, Mama Lou! Hello, hello! Ah, Vic Rodriguez, ano ang ginagawa mo ngayon? Isa ka na rin sa bumabanat. Okay pa sana kung hindi ikaw ang nagsasalita dyan, no? Medyo katanggap-tanggap pa. Pero ikaw ang nagsasalita dyan nung panahon na yan na dinidepensahan mo si PBBM tungkol dyan sa drug test na yan. Oh. Which is ngayon, eh binabanatan mo na, parang binabanatan mo. Alam mo, Vic Rodriguez, ang parang ang ginawa mo dyan, para kang humarap sa salamin at binabanatan mo yung sarili mo. Kasi ikaw ang nagsasalita dyan, oh. Oh, hindi naman AI yan. Oh. Ganda pa ng iyong... hairline mo, maganda pa yung hairline mo, lapad na yung landingan mo sa noo. Oh, magandang umaga ho, eh, Brother Renato Peñalosa, magandang umaga. Welcome, welcome sa aking channel, no? Sa channel ng mga gwapo. Hindi ka nagkamali, Brother Renato Peñalosa, sa pagpunta sa aking channel. Dahil nandito ka na sa aking channel, considered ka na rin gwapo. Huwag kang pumunta sa mga ibang channel. Ako, pang matanda at pang pangit doon. Dito, no? Dito ka, makakasama, kakasabayan mo yung mga gwapo. Mga magaganda. Ayan, bulaang chismosa. Diyos ko, bigla, nagulat naman ako sa'yo. Bigla kang lumusot. Kung nagsinungaling siya noon, paano siya pagkakatiwalaan sa ngayon? Oh, bakit? kailangan pa bang i-memorize yan? Bula ang chismosa? Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to! Oh. Sana nandito pa si Lomar, no? Na-miss ko tuloy si Lomar, tsaka si na Kiko. Kiko, balik na kayo. Huwag na kayo tampo. Di na ako galit. Sina Bong, no? Sina Durinko. Wala sila ngayon. Bakit kayo? Baka wala pang sahod. Durinko, Bong, Kiko, no? Hindi kayo nagpaparamdam. Wala pa bang sahod? Ayaw ko nang mangarap. Ayaw ko nang manalamin. Naku, Diyos ko, mapapa-ages tayo niyan. President, okay. So as early as November 10, meron ang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit nung isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-usapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang issue niya. Hey, kung may alam ka dito, totoo to, saan hindi ka na sumagot? Tama. Diba? Tapos ngayon na hindi kayo close. Mm-mm. So, saka mo to ilalabas. Tapos, kulang-kulang pa. Oh. Diba? Itong sa atin na pinakita ko sa inyo, ito 2021 partner, talaga may control number yan. Uh-huh. Makikita mo. Oh, ito nga partner, ito may control number na itong mga ka-UB ha. Kino-question ko pa yung operation dito. Oh, hey, Tita Rebecca Lunar, dyan ka pa ha. Nalibang ito si Tita Rebecca sa kwan ngayon, sa mga nila content natin. Grabe, landingan talaga. Eh, yan talaga, no? Tingnan nyo, ikumpara nyo sa mga DDS vlogger shit nila. Ano lang, laway lang. Laway lang ang capitals, Badong. PL, Pambansang Loyalista. Sino pa nandyan?
Oh. Ayan, oh, patunay. Hindi laway-laway lang. Ayan, patunay. May mga documents na na kino-compare. Oh. Patunay. Na alam niya ang kanyang sinasabi kasi siya mismo humahawak ng mga drug case. 'Di ba? Modern Gabriela Silang. Patawa sila, no? Matapang 'yun si Gabriela Silang, sumusugod 'yun sa laban. Oh. Eh, hindi nga makauwi dito sa Pilipinas. Tita Ilocana ka na. Diyos ko. Paano yun magiging modern Gabriela Silang? Oh. Kaya nga, eh, talagang inaantay nila yan, no? If you notice, nilalabas nila yan few months before filing of candidacy. Ibig sabihin, umpisa na silang magpaparamdam sa mga tao para hindi sila makalimutan ng mga tao. Kasi, alam nyo na, October, filing of candidacy na. Oh. So, mga nagsasabi dyan na modern Gabriela Silang si Maharlika, pauwiin nyo muna ng Pilipinas yan kung matapang yan. No? Kasi si Gabriela Silang, matapang yun. Hindi yun nagtatago sa likod ng ibang bansa. Hindi ka talaga umalis dito, Rebecca. Bukas, meron pa ulit. Ito. Mm-hmm. O, eh, lalo na kung wala pang control number. Mas questionable. Mas questionable. Diba? Kaya nga sabi ko, sana lang, kung public records naman to, uh-huh, kung papayagan kayo, total, kayo naman ay known na matatawag pang politician si Attorney Vic. Hindi naman eh. Hindi. Pero no naman kayo for the truth. Na giving truth, spreading truth, di ba? O baka pagbigyan kayo nung pideya na sa Piniyahan, Quezon City. O di hindi ka ng ano. Kung totoong meron na sa logbook at nakarecord yan, the problem, deny. Nang pideya is fake. Nako. Oh. Kasi kung may control number yan, Attorney Vic, saka doon sa mga nagpapakalat nito, kung may control number yan, it is impossible to deny tama the existence kasi may control number. Tama, tama. Unless, mamemeki rin kayo ng number, tapos yung number pala na yung partner, sa ibang transaction na operation na kanagay. Mas lalo na. Oh, mas lalong masusunog sila doon. Yun. Tama ka. No. Tama rin ako. Sabi ko na nga ba eh, control number. Where is the control number? Last week ko pa nga sinisigaw yan. Where is the control number? No, doon pa lang sa control number, no, magkakatalo na talaga doon yung legitimacy ng document na pinapakita ni Maharlika. Now, kung ano man ipapakita nila dyan, sa susunod na yung pinakita nilang dalawang dokumento ni Maharlika, may witness pa daw sila. How can you prove it na yung mga continuous na mga ebidensya na pinapakita ninyo ay totoo o legit? Ano nga yung may kalimutan ko rito? Yung, ito, pakita ko sa inyo. False en una. False en una, false en omnibus. Ayan. Ikaw natin. Ayan, pakita ko lang sa inyo ang image.
Ayan, no? Oh, falsus in uno, falsus in omnibus. Oh, false in one thing, false in everything. At common law, it is the legal principle that a witness who falsely testify about one matter is not credible to testify about any matter. Ibig sabihin, kung ang pinakita ni Maharlika na unang dalawang dokumento ay hindi siya legit, no? Then the consequent evidence or documents na ipapakita niya ay posible rin hindi na rin considered na legit. Yeah. Di ba? Oh, tama rin ako. Matapang yan, wala lang sa lugar. Dapat ilugar niyo. Tama yun. Ilugar niyo yung tapang niyo. Ilugar niyo yung mga banat niyo. Ako na lang mag-isa lumalaban. Yung mga katropa ko, mga moderator, panihitan. Pero masaya na ako pagtanggol ang ating mahal. Na... Ako, wala naman ako problema kung si Maharlika. But, you know. Mula pa talaga nung una, wala talaga akong tiwala dyan kay Maharlika. No? She is never a loyalist. Sinasabi yung loyalista siya. No? Yung pumunta siya kay Duterte, kay Trillanes, yung nanggulo siya doon. Eh, Duterte, Duterte yung sigaw nun. Hindi naman Marcos. Di ba? Ay, Diyos ko. Yun yung kanya, common law principle, no? Now, oras na nagsinungaling ka sa korte or sa pag-testify mo, then yung mga subsequent mo na mga testimonies, it will be considered as kwan din, kasinungalingan. Oo. Oh. Tuloy natin, kalagyan natin. Correct. Pag ginamit nila yung ibang control namin. Yes! Pag gumamit sila ng control namin, lalong sasabihin peke. Oh. Eh kaya lang partner, ganun pa rin yung effect. Wala kang control number, hindi mo yung ma-identify kung totoo yan o hindi. At, well, sabi mo nga partner, dininay ng PIDEA bago pa man niya inilabas ito uli ngayon. Oh, di ba? Sinabi na ng PIDEA. Nasa watchlist daw. Oo. Oh, oh. Yung mga binanggit dati, di ba? Yung dating Pangulo Duterte. The Philippine Drug Enforcement Agency says President Bongbong Marcos was never on the government watchlist for illegal drugs. During a prayer rally against charter change on Sunday, former President Rodrigo Duterte made a controversial claim that Marcos used illegal drugs. Duterte claimed that when he was mayor, the PIDEA showed him proof that Marcos was under narcotics list. In a statement, PIDEA refused Duterte's claim that Marcos is in the agency's watchlist. The PIDEA pointed out that Duterte had his own narco list when he became president in 2016. According to the agency, it merely revalidated Duterte's list, noting that the name of President Marcos was not in said list. Kaagad yan nilinaw ng PIDEA na wala silang ganong klaseng report. Hindi lang nilinaw ng PIDEA, binawi ni Digong ang kanyang sinabi. One thing yung dininay ng PIDEA na Marcos was PBBM was on their narco list or on their watch list, no? Aside from that, no, eh binawi pa ni Digong yung kanyang sinabi. Wala naman ako sinabing adik si Kwan, si PBBM. Di ba? Makita kayo natin dito. Tingnan ko nga. Duterte denies PBBM. Wala dito. Ah, ito. Tingnan natin ito. Saglit lang ha.
ito, hanapin na. Tingnan natin. An about face from former President Duterte of his drug use accusations against his predecessor, President Marcos. Duterte is now denying calling Marcos a drug addict or challenging him to take a drug test. In a prayer rally on January 28, Duterte had accused Marcos of using cocaine. Ito, ito, pakinggan natin ha. Sinungaling ka, digong. Sinungaling ka, nuknukan ka ng sinugaling. Malapit ka ng kunin ni Lord, sinungaling ka pa rin. Mga DDS, DDshit, ganyan ka sinungaling yung tatay digong nyo. Tita Rina, good morning, good morning. Ah, good evening, good evening. O, diba? Kita nyo kung gaano ka sinungaling yung tatay digong nila. Maybe taking drugs like aspirin, pero yung sabihin kong drug addict, wala akong sinabing ganyan. O, ganyan kasi nungaling yung tatay digong ninyo, ilagay nyo pa sa Senado. Mga hinayupak kayo, pang sarili nyo lang iniisip nyo. Dami-daming mga senador diyan natatakbo ng mga marurunong, magagaling. Yung mga walang gagawin, yan yung nilalagay ninyo. Nagsayang lang tayo ng pera. Wala silang record na nakita. So, ba't kailangan niya pag ilabas uli ito na sinabi na ng PIDEA na wala silang record? Pero ang tanong diyan sa baba, saan kumuha ng listahan si Duterte? Kasi sabi ng kwan ni ng PIDEA, nung maging presidente si Duterte, may sarili siyang narcolist, hindi galing sa PIDEA. Hi, thank you Tita Charlene sa iyong pa-member. Salamat, salamat, salamat. Yan, thank you again, Tita Charlene Kim, sa iyong papa member. Kumasmida, kumasmida. So, ibig sabihin, ano yan, gumawa-gawa lang ng sariling listahan si Tatay Diggs. Tita Trixie, hello, hello. Magandang araw, and of course, maganda tayong lahat. Buisit ka, matanda na eh, walang pinagkatandaan. Paano magkakaroon ng pinagkatandaan yan? Nalulung sa kapangyarihan. Hindi matanggap-tanggap ng mga DDS na sinungaling ang tatay digong nila. Hindi man nila matanggap yan, sinungaling ang tatay digs ninyo. Hindi yan dahil lang sa galit kami sa kanya o ano. Ayan, may mga patunay. Patunay ng kasinungalingan ng tatay digong ninyo. Lakas-lakas nung pagkasabi niya, meron tayong drug addict na presidente. Putang ini. Pagkatapos, wala naman akong sinabing addict si PBB. Tanginang yan. Gustong-gusto niyo yan, yung niluluko kayo ng harap-harap. Mga masuhista. Ang tawag dito yung mga masuhista. Yung sinasaktan na sila, tuwang-tuwa pa.
mga masuhista kayo. Yung mga DDS na to, mga masuhista to. Oh, ano rin sinabi sila? Eh kung naniwala kayo, edi luko-luko kayo. Oh, tuwang-tuwa sila. Totoo yan. Sa partner, sa akin lang, bago kayo maghamon ng drug test. O yan. Pero syempre gusto natin, partner, pangulo na hindi nagda-drugs, partner. Oo. Pero partner, ang tanong natin, hindi tayo doktor, partner. Pero if ever man, gumamit ng kabataan. Mm. If ever gumamit ng kabataan, matatanggal ba yung parang remnants nun sa katawan? Kung magpapadrugs. Kasi kung hindi siya matatanggal, kung gumamit ng kabataan, partner, tapos nasa body niya pa rin yun, kahit hindi siya gumagamit for how many years. Mm-hmm. Kahit ipatest mo yung follicle, baka mag-positive. Okay. Eh, it will have a negative effect. Okay. No, na hindi naman pala gumagamit. Okay. Pero partner, natatanggal, nagpa-practice, yung kasama rin naman si Vic Rodriguez nun ah. Oh. Nag-negative ah. Oh, nung nangangampan pa niya sila. Mm-hmm. Diba? So, as akin, before you challenge a person for a drug test, tingin ko, kayo ang magpakita na nagda-drug siya ngayon. Hindi kasi pwede yung nangyari dati, na, kasi partner, ito mga kayubi, kung meron kayong alam, nag-ano kasi ako eh, nag-cross-examination ako, nag-research ako about using marijuana. Oo. Diba? Ang sabi, sa na-research ko, kapag gumamit ka ng marijuana, kahit hindi ka na gumagamit na ngayon, sobrang matagal na. Nandun pa rin. Nandun din pa rin eh. Nasa tumatagpo pa rin sa dugo. Oo. So nung kinurus-examin ko yung Kenny, sabi niya, oo. Kasi na-research ka. Siyempre tayo, hindi naman tayo maalam sa ganun partner. I-research mo lang talaga siya. Oo. Tama ka, Tita Ilocana, masochist, mga masuhista. Eh, harap-harapan na silang sinasaktan, niluloko. Tuwa-tuwa pa rin sila. Diyos ko. Yan yung mga DDS na yung mga masochist. Kasabayan yung mga ano yung mga kasabayan yan, yung mga sex exhibitionist. Diyos ko, yung sinasaktan ka na, tuwang-tuwa ka pa. Diyos ko. So yung maliwana daw is nasa body mo pa at matitrace pa rin siya kahit na hindi ka magpapadarates, lalabas pa rin ano partner, positive pa rin. Oo, nagpa-positive siya. So mga kayubi, correct me if I'm wrong, kung sino may doktor dito, correct me if I'm wrong. Diba? Pero kasi yun yung na-cross ko at yun yung na-ano ko. So, di ko alam kung gumamit man ng, ang tawag doon partner, pulveron, cocaine. Uh-oh. Kung gumamit man ng cocaine ng matagal na, kung matitrace pa rin sa hair follicle. Mm-mm. Eh, kung matitrace at gumamit siya noon, eh, unfair nga. Uh-oh. Unfair nga yun na mag-positive. Kasi noon pa pala nagawa. So, yun lang yung sa akin. So, ngayon, ang sa akin, this is 2012. Kung ngayon na presidente siya, kasi kung 2012 nag-cocaine siya, parang wala naman tayo magagawa doon. Iba naman siya natin presidente. Kung ngayon na nag-cocaine. Ah, meeting! Ay, enjoy the meeting, Tita Carcleia. Ay, nako. Ayan, enjoy mo muna yung meeting dyan. Sana si Tita Ludi. Tita Ludi, nasa meeting na yung kakampi mo. Paano yan? Ah, Tita Ludi. Ayan na, oh. Nagpaalam na yung kakampi mo. May meeting. Nako, Tita Ludi. But anyway, thank you, Tita Carcleia, sa iyong super chat. Yun. Nagpapulburon. Ngayon na presidente siya, it would be a different issue. Siyempre, ayaw natin na ganun. Sabi nila, pa-drug test daw si PBBM. No? Para makasiguro daw tayo na nasa tamang kaisipan. No? At hindi under sa influence ng pinagbabawal na gamot
si PBBM, pag gumagawa siya ng mga polisiya, no, ng bansa, eh kung ganyan yung reasoning ninyo, eh isama nyo na rin sina Robin. Oh, sigurado ako dyan. Kasi senator din yan eh. Oh, gumagawa din yan ng mga batas. Dapat yung gumagawa ng batas, kasi importante yung batas na yan. No, dapat yung gumagawa ng batas ay nasa tamang pag-iisip rin at hindi nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Ang dami dyan. Mauubos yung ating government official dyan pag yan ganyan yung panyo. Oh, eh, sabihin ni Robin, eh, matagal na akong hindi gumagamit. Eh, si PBBM nga, 12 years ago pa, eh, gusto nilang i-drug test ngayon. Oh, di ba? Oh. Pero how can you prove with this 2012 na operation report na ginawa niya ito ngayon? Oo. Di ba? Huwag niyong gawin yung 2012, ilang taon na nakaraan, partner. Di ba? 2012, almost 12 years. Oh. Paano niyo pa magagamit yan to pin down the president? Eh dapat, sana lang sa akin, partner. At we will welcome tayo sa program natin. We welcome natin yung ebidensya nyo and we will discuss that. But kung totoo na ngayon, eh talagang gumagamit si Pangulo. Pero kung hindi gumagamit, huwag niyong ipasok nang ipasok ito. Tama. Diba? Sabi ni Master Pogi, Hera Folikel, is accurate only up to 4 months. Three months ka lang yan. Something like 6 months. Okay. So, 3 months lang yan. Hindi na rin. Kaya nga, bakit nyo hahamuni magpa-drug test? Ito, 2012 pa. Mm-hmm. Sa akin, i-prove nyo muna, partner. Diba? Si Basti, sama nyo na rin. Mga Pilipino yan eh. Kapag nakapag-prove kayo with authenticated documents and evidence, partner. Yes. Tatanggapin naman natin yan eh. Diba? Kaso nga lang, itong ipinakita ni nila, sabi mo nga, kaduda-duda na. Oo, itong pre-operation na report ng PDEA na may pangalang Bongbong. Dahil walang control number, pwede ba yung ganong klaseng report? Hindi, at bukod dyan, partner, binanggit na ito ng PDEA. Na wala silang record. So, ibig sabihin, kung walang record ng PDEA, saan galing ito? Yung! Ang iniisip ko rin, no, bakit hindi nyo ba kayang ipa-authenticate? Pakisabi nyo naman kay Maharlika o doon sa mga nagbigay dyan kay Maharlika, hindi nyo ba kayang ipa-authenticate yan? Na certified na legit yung dokumento na yan? Madali lang naman magpa-authenticate, ah. Ba't hirap na hirap kayong magpa-authenticate para at least naman matapos na natin yung kwan ninyo. Pero dito ngayon, tinuldukan kayo ni Attorney Claire Castro. No? O, diyan nagtatapos ang saga na yan. Kahit ano pang ilabas dyan ni na kwan ni Maharlika, no bearing na. Kayo-kayo na lang ang maniniwala dyan. Oh. Sige nga. Debunk nyo tong sinabi ni T. Attorney Claire. Mga DDS vloggers, akala ko ang gagaling nyo. Lalaki ng views nyo. Diba? Dapat pag malaki yung views nyo, eh sigurado magagaling kayo. Now, i-debunk nyo tong LS ni Kwan, Attorney Claire na to. Tingnan natin. Nako, si Hitad. Ay, kahit tingnan mo na lang, ah, mukhang addict na eh. Huwag ka na magsayang ng pera, biktima. Tingnan mo na lang si Chura. Addict na addict yung mukha. Oh, 51 billion. So, Tita Norma, naghahanap na ng 51 billion. Mga hinayufa kayo. Oh, 125 million. Daming pera ni Tita Norma. May pinaghahanap. Mga pautang mo ba yan, Tita Norma? Okay, may statement na raw si Kwan, si Sara doon sa WPS, regarding sa WPS. Sa wakas, nagbigay na rin ng statement si BP Sara regarding sa WPS issue. Oh, alam nyo na ba kung ano ang sinabi ni BP Sara?
kung ano yung comment niya, statement niya tungkol sa WPS issue. Sa mga hindi pa nakapanood dyan, panoorin nyo. Para hindi na kayo magalit kay BP na nagsalita na po yung ating mahal na Vice Presidente. Nakita mo na ba yung bagong pinalabas na naman ni Eden Clare na pinangalanan yung peder? Anong peder? Yung Pideya? No comment. Titi Tawbi talaga. Oh, may nalabas daw silang mayroon na daw witness. Eh baka bukas, depende, baka bukas din yung kwan natin na or si Attorney Trixie. Kasi nga, nauna ko na itong i-kwan-si-kwan si Attorney Clare eh. Kasi gusto ko na talagang i-labas ito para tuldukan na yung mga pagkwan nila eh. Eh sabi ko nga, kahit ano pang ilabas ni Maharlika dyan, wala na yan. Yung una niyang nilabas ng mga dokumento, napatunayan ng kwan eh, na hindi legit eh. Paano nila masasabing legit na yung witness nila na yan kung yung mga una mong dokumento na pinakita ay peke? Diba? Ayan niyo po yung kanyang statement ng ating mahal na Vice Presidente. No comment. Opo, yan po ang kanyang comment ngayon. Statement niya, no? Nagbunye ang buong Pilipinas dahil nagbigay na ng statement ang ating mahal na Vice Presidente. Ang sabi niya po ay, no comment. Ay, Diyos ko. Ay, ano pa nga ba? Hindi ko nga maintindihan bakit talagang patay na patay sila rito kay Duterte na to. Eh, ang daming kabulastugang pinagagawa nito. Oh. Matalisod. Kaya nga, dapat wag talaga dito iiwang mag-isa si PBBM kasi BP Sara. Kasi baka talagang tuluyan ito ni BP Sara. Eh. Ang galing ng name mga subscriber dito. Pag galit ka, magpapakalma dito at tarantara. Oh, pag tumataas yung blood pressure nyo, isipin nyo na lang si Brother Sunday, kalma. Ayan, kakalma yung kwanin nyo, kalooban nyo. Tuloy natin. Eh, di sana nga, naghanong ka sila sa Piña, Quezon City. Kung meron. Oo, nandiyan yung logo ng Pideo. Tapos pa-certify nyo, existing yan. O, di sana natin i-discuss kung certified true copy na yan. Oo. Oh. Diba? Yun yun. Uy, tama na naman ako sa certified true copy. Oh, pangalawa na yan, control number, tapos certified true copy. O, diba? Bago dapat nilabas ni Maharlika, Diyos ko naman kayong mga DDS, wala bang nag-a-advise dyan kay Maharlika na, uy, bago mo ilabas yan, dapat siguraduhin mo muna na certified yan. No? Huwag mong ilabas na ganyan lang yan, raw. No? Sunog ka dyan. Oh. Wala man lang ba may nag-advise sa kanya ng ganyan? Is it certified true copy? Diyos ko. Mga weak. Mga mahinang nilalang talaga itong mga DDS, no? Oh, ayan, paano nyo ngayon i-prove yan? Oh, you have to disprove nang ngayon. I-debunk nyo si Attorney Clare. Oh. Kaya nga sabi ko nga, ayoko nga sa Attorney Clare, si Attorney Vic Rodriguez eh. Oh. Kinagat eh. Kaya tuloy na discuss ko eh. Kinagat. Okay, ayan direk. Discuss ko tuloy. Ko partner, unfair na ba niya para sa ating Pangulo? Mm. Okay. Nang ating Pangulo ngayon, sobrang busy. Mm. Sa, lalo ngayon, kakausapin niya yung Japan at Estados Unidos. Magkakaroon trilateral. Trilateral, Bukod sa ekonomiya ang pag-uusapan, itong usapin ng West Philippine Sea. Mm. Oh, napakahalaga yan, partner. Yes, itong trilateral. Tapos, habang napaka-busy ho ng ating Pangulo, naghahanap ng paraan, ng solusyon sa mga problema, kaya ang dami ninyong mga hindi na pa-partner. Hindi lalabas. So, sa akin, tingin ko, basta may ebidensya, partner. I-discuss natin. No. Basta may ebidensya. Wala namang problema yan. Oo. Sa ating yan namang sinasabi ko. Buy my loves na itong Tita Mary Ann Suzuki. Diyos ko.
Ingat-ingat, Tita Marian Suzuki, sa pagdadrive, ha. Ayan. Kita kits ulit bukas mamaya. Sa susunod na live stream ko. Ay, arigato, arigato, Tita Marian. Sabi Tita Maris, puro tanga, viewer ni Hitad. Yun lang ang nakakalungkot dyan, Tita Maris, no? Sa... Yan yung sabi ko kanina, eh. Parang mga masochist. Harap-harapan na silang niluloko, harap-harapan na silang sinasaktan, eh, tuwang-tuwa pa rin sila. May mga tama sa utak siguro yung mga DDS supporters na yan. Oh. Hindi ba? Tunoy. Malapit na tumatama. Hindi naman ano tayo. Mali-mali. Oo. Kahit sino pa yan. Correct. Diba? Eh, ang ano po natin rito eh. Ang ating tinitignan ay ang kapakanan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Yun lang naman yun. Eh, dito partner, ito ay ipinapaliwanag mo lang kung ano yung tamang proseso rito. Yes. Okay, bilang isang abot humahawag din ng ganitong kaso. Oh, humahawag ko kaya. Nung nakita ko walang control number to partner, oh, hindi ko ito pinansin. Oo. Oh, oh. Nakita ko na to, pero oh, hindi ko siya tinake up. Oo. Oh, kaso nga lang partner, pag ang isang ordinaryong Pilipino, nakita to. Isipin nila tama to. Kasi report ng PDA eh. Oh. Na nandun pa yung pangalan eh. What? Hindi pa nagpa-member ulit si Tita Charlene. Ay, tuloy. 11 months na. Yeah. Aba, 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 Tita Charlene. May nagpa-member ka ulit. 11 months. Thank you, Tita Charlene, sa pagpa-member. Ayan. Thank you very much, Tita Charlene Kim, sa iyong papamembership. Ayan. Kumasmida. Sabi ni Tita Maidons, Tita Maris, kalma lang. Kalma lang, Tita Maris. Sidigong lang yan. Di ba mga dos-dos ko? Nakatakip na pangalan eh. Although, eto'y dininay, ulitin natin. Dininay po ito ng PDA. Wala po silang report. Ay, ayun. Thank you, Tita Charlene. Yes, di ba? Pero, again, kaduda-duda po ito. Gaya na binabanggit mga partner. Dahil wala hong control number at wala hong ganitong klaseng operational report na walang control number. Saka, mag-surveillance ka. Doon pa lang, di ba? Sabi ko nga nung linggo eh, ang daming red flag sa pinakita ni Maharlika. Bakit hindi makikita yan ng mga supporter niya? Bubulag ang tatanga. Diyos ko. No? Ang daming red flag niyan, oh. Ano, hindi ba kayo, hindi ba sila man lang nakaranas na, di ba? Pag pinadalhan kayo sa Western Union o sa Cebuana o sa Cebuana o sa Palawan, di ba may control number? Oh, makukuha nyo ba yung perang pinadala sa inyo kung wala kayong control number na hawak dyan? Na dapat magmamatch sa control number noong nagpadala? Di ba? May control number din yung nagpadala. Kung ikaw yung nagpadala, meron ka rin control number dyan. Di ba? Oh, ngayon. Yung control number na yan, ipapadala mo yan doon sa iyong pinadalhan. No? So, yung control number na yan, tatanungin yan doon sa magkiklaim kung anong yung control number. Doon, ilagay mo yung control number doon, susulat mo doon sa form. O, na dapat mag-match doon sa control number ng nagpadala. Kasi nga, hindi mo makukuha kung hindi mag-match. O kung wala kang dalang control number. Ngayon sabihin, may ngayon walang control number, paniwalaan nyo yung kay Maharlika, Diyos ko. Oh. Ayaw ko man insultihin mga viewers, pero kailangan iubo ba ito? Ay, talaga naman, no? They deserve it naman, Tita Maris, no? Ayaw natin silang insultuhin, but anong gusto natin itawag? Anong gusto nilang itawag natin sa kanila? Oh, genius? Wise viewers? Diba? Anong gusto nyo itawag namin sa inyo? Mga matatalino kayong manunood, masuporta? Mga genius supporters kayo? Alam nyo yung tama at mali? Hindi. Paano isang hulma lang sila? Eh, talaga.
Ay, huwag ka na doon kay PL, Diyos ko. Anong ginagawa ni PL? Pang-aasar na lang yan. Si PL, wala naman siyang sinasabing may matutunan ka sa kanya. Dadaan kanya sa, itatawa. Yun lang yun. Pero yung may sense na may ibibigay sa inyo, wala. May matutunan kayo sa kanya? Wala. Wala kayong makukuha dyan. Tama kayo, B, sa condo? Oo. May admin, Rockwell? Oo. Ang labo nun. Di sila makakapasok dun. Diba? Okay. So, nako, ito. Yung mga reaksyon. Kinakabahan ako sa'yo, Tita Maris. Ibig sabihin ba, pag huminto ka na sa panonood sa akin, alam na, this. Pag hindi na manonood si Tita Maris sa akin, alam na, this. Wala na siyang makukuha ang kwan sa akin. Oo. Yung nakukuha niya sa akin, kinakabububo na lang talaga. Kabahan ako. Napre-pressure na tuloy ako kay Tita Maris ngayon. Dapat talaga mag-meet ako sa kanyang standard ni Tita Maris. Diyos ko. Oo. Diyos ko. Ano ba? May nakukuha ba kayong kwan doon kay kwan? Wala. Dadaan kayo sa tawa-tawa niya na pang-aasar na tawa niya. Diyos ko. Kala mo. Di ba? Yun na naman yung kwan niya eh. Lapit ako. Isa siko. Thank you, attorney. Very clear and easy to comprehend. Yeah, inspiration to all our Kayubinatics. Okay. Thank you. Oh yeah, Kayubinatics, ha? Kayubinatics. Sabi naman ni Direk Freddy Valera Official, thank you po, attorney Clear. DZXL News. Actually, siya yun. Ay, naka. Ayan, hanggang dyan na lang yan. Tapos na yan. Pa na lang yan. Basta lahat ng naninira kay Pepe Siguradong talo sa eleksyon. It's up to us now, no? To check, to balance, no? To check what is right, what is wrong. Alam na, matatanda na tayo, no? Alam na natin kung anong tama, mali. No? Diyos ko. Now, kung nabubulagan yung mga kawan nyo dyan, tulungan yung mamulat. Diba? Isa sa pinakamatalin. Isa ka, Diyos ko. Kinakabahan na nga ako, Tita Charlene, Diyos ko. nakita ko kay Direk. Buisit na no comment na yan, walang pakinabang. Ay, sige, Sis Joy! Ayan, good to see you again, Sis Joy. I miss you, miss you. Ayan, uy, na-miss ka namin. Sa Sabado, Sis Joy, ha, pag available ka, akyat ka naman, kantahan tayo. Yung same time pa rin, ganitong oras pa rin, ah, kung libre ka sila, Sis Joy, kantahan tayo. Kasama natin sila, Mama Senchan. Ayan, Diyos ko. Oh, meron na namang issue ngayon, Diyos ko, meron pa na naman yung ano yun, yung nakita, yung screenshot ng convo, ay, Diyak ko. Wala namang kwan, but it shows there na may mga gumagalaw na pera. Ay, nako. PCO! Bakit? Paano kung bulag na nga? Eh, dito suken. Di ba? No, dagdagan pa nitong mga vloggers nating iba rin. Ah, Diyos ko. Sino yung si Rax na yon? Si Rax, yung may convo ngayon, ang SS na screenshot na convo. Isa kanya galing yun. Ipinasa niya sa iba. Nakaabot kay Maharlika. Bakit? Ay, masyadong galante ngayon si Tita Charlene. Galanting-galante ka ngayon, Tita Charlene. Thank you. Kumas me da, Tita Charlene. Thank you.
Ayan, thank you very much, Tito Charlene, sa iyong super sticker. Love you, love you, love ya. Baliw, may gamot. Tanga, wala. Uy, mabuti pa yung baliw, may ospital. Pero yung mga tanga, walang ospital sa mga tanga. Oo, magliwaliw na lang kayo dyan sa kalsada. Oh, walang hiya kayo, wala naman kayo pakinabang. Diyos ko. Ay, nako. Yung si Attorney Trixie, yung LS niya kanina, ipinipilit niya pa rin yung mga pinapakita ni Kwan. Hala, wala na akong alam na kanta. Diyos ko, ikaw pa. Yung mga Japanese mo dyan na tinatago. Marami tayong mga taga-Japan dito, Tita Joy. You know? Sina Tita Emily Haga, si Tita Miyu, mga taga-Japan yan. Si Tita Irene, Japan din yan. Oo. Basta ako, part ako ng 31%. Ba't nag 31%? Baka 31 million, Tita Maris. Maliit yung 31%. Baka dilawan ka niya. Baka isipin nila yan, dilawan ka. 31% kay Lini yan eh. 31 million, hindi magkamali ito ng time si Tita Maris. Sumahod ka na ba? Oo, baka sumahod na yan si Tita Charlie. Nagpa-burger. Ang dami-daming burger ko. Well, yan ah. Diyos ko. So, ayan. Hanggang dito na lang muna tayo ulit. No? Tapos na rin. Eh, si Tita Cartleya, baka mag-LS yan mamaya. Hindi ko lang na-confirm, ha? 11:30 a.m. lagi. Yeah, Pilipinas time. So, kayo nang bahala mag-abang kay Tita Cartleya. Kasi ako, sigurado ako nasa to. Nakakuan pa ko niyan. Naghihilik pa ako niyan. So, ayan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. Naka 2 hours and 30 minutes na rin naman tayo sa pagay. Oh, sumahod yung asawa ko. Sabi ng asawa dito, kamot-kamot, ano, saan yung aking 10,000 won? may 10,000 won pa to kanina, bakit nabawasan ng 10,000 won to? Ayan, so ayan, maraming salamat mga titas doon sa mga tropang gising, ayan, at yung bagong gising, maraming salamat. At ayan, sa patuloy lang tayo makipagkwan ha. Na hindi ko naman sinasabi na dumikit, sabi ko kay Lomar kanina, huwag ka lang dikit sa isang vlogger, no? may kakayahan kang mag-research kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung mga pinapakita sa inyo, no? Eh magduda kayo, di ba? Try to verify. Eh kasi sino yung kawawa niyan, bandang huli, sinong babalikan niyan? Hindi sila, kayo rin sila, kayong naniniwala. Hindi, sinong magmukhang tanga niyan? O, sinong nagmumukhang tanga ngayon? O, di ba kayo? No? Marunong na kayo mag-YouTube, marunong na kayo mag-research. Yan na lang yung gagawin nyo, hindi nyo pa kaya. Ay, nako. Anyway, ayan, maraming salamat sa mga pumunta ngayon, no? Sa mga nakisama, sa mga bago nating kasama, maraming salamat sa pagtiwala, no? At sa mga nandito na datihan na maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala nyo sa amin. And I hope, no, na matagal-tagal pa tayong magsasama, no, sa pagkikipaglaban. But syempre, malalaman natin yan, no? Ano kaya magiging kwan natin, no? After 2028, pag wala na si PBBM na tapos na yung term niya. No? Yan yung malaking question. So, gawin ko yan pag kwan. Pag yung medyo wala tayong masyadong topic, no, pag-usapan natin yan. After 2028, no, gusto kong malaman yung mga sagot nyo dyan sa baba. So, maghanda-handa kayo ha. Baka one of these days, no, isa sa mga LS natin, tatanungin ko kayo kung ano ang plano nyo after 2028. No, pagkatapos ng term ni PBBM. Ayan. Maraming salamat sa inyo. No, so, sa mga bagong gising dyan, yan, huwag kalimutan magpasalamat. Another day, another blessings. Diba, sabi nga na, oh, pagising mo, no? Kahit na 5 seconds lang, no?
ilaan natin sa Panginoon just to say thank you sa mga biyaya na binibigay niya sa atin araw-araw, no? Sa tingin ko naman eh, matutuwa niyan si Lord, no? Pag ginagawa natin 'yan araw-araw, no? Let's make it a habit, ah. Pagising natin, just a simple thank you, no? Would be enough, no? Ayan. So maraming salamat. Ay, hanggang dito na lang po ako. Ito pang inyong lingkod, Trunks, ang pinakagwapo, pinakabata at pinaka-cute na member ng MSMA, no? Siyempre, tested and proven na 'yan. Yung mga ganyang klaseng statement, 'yan ay verified, no? That is considered as a fact already, no? Eh, nandiyan naman kitang-kita niyang ebidensya. No? Ito po si Trunks nagsasabing bagong Pilipinas, happy-happy lang, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa mga patuloy niyong pagsuporta sa MSMA, sa mga taga-MSMA ka-loyals. Maraming salamat sa mga titas ko dyan sa kabunsuan. Of course, si Tita Rebecca Lunar. Tita Rebecca, thank you very much, no, sa pag-stay sa aking LS. I missed you. No, matagal-tagal ko rin hindi nakita si Tita Rebecca. Kay Tita Marianne Suzuki, my loves. Of course, si Tita Eva CJ na bumisita sa atin last week. Tita Eva CJ, I hope if you are watching, no. Shout out sa iyo. I hope you're okay. No. Yan si Tita Rina na nandito lagi, walang absent yan, perfect attendance yan. At sa mga iba pa diyan ng mga titas ko, sina Tita Rosana Ragudo, alam ko nag-BG lang si Tita Rosana, eh, sabi niya. Sa mga iba pa diyan na naka-BG ng mga titas ko sa kabunsuan, maraming salamat sa inyong pagsuporta. So hanggang dito na lang po ako. Ha? Ingat po lagi. God bless. Ayan, kita-kits ulit bukas. And ayan. I love you all. Trunks is signing off. Babush. Tita Ilocana 14. Shoutout sa iyo, Tita Ilocana.